Ano po yung balita? Ano po yung update sa atin dyan sa Baguio? Ano po yung pangyayari ngayon dyan sa Baguio? Na, panagbenga. Natapos ng panagbenga. Oo. Hindi ko rin alam yung schedule eh. Sorry, mali yung tinatanungan mo. Marami ng tao. Mga, siyempre, date-date, mga ganun. Hmm. Yun lang. Pero napanood namin nung opening, nung parade, nandun ka. Napanood namin yun. Oo, pumunta ako doon. Bumaba ako para makita talaga. Actually, errand yun eh. Meron akong dadaanan sa palengke eh. So, inuna ko na muna yung parada. At least, ma-impart ba? Maisali, maipakita sa mga tao. Nakita ko yung mga kadete. Katuwaan nakita niya. Ko nga. Maganda yung ginawa niyo doon na, Captain, na, kasi medyo inorient niyo sila nung panahon nung araw at saka ngayon. Nakita ko na meron, nakikinig din naman sila. Which is good. Nakakatuwa. At actually, iba nag-subscribe sa channel. At bago pa niyan, may naka-subscribe na. Nakakatuwa rin naman. Kasi nandun yung ano nila, parang hero worship, no? Na paano, someone is listening to them. Tama. That's good. Well, anyway, hindi na natin patatagalin. Ang una kong katanungan, sir, Hello, meron natin nag-feedback. Hindi ko alam kung sa akin yung nag-feedback. And magandang araw sa ating lahat, sir. Ano na yung update doon sa manifesto na naumpisan po natin, parang died down na ata? Ewan ko, nasa tao yun eh. Nasa inyo yun. Sa akin, basta ginawa ko yun. Ginawa ko, tapos mo. Yung gusto pumirma. Nawa, ibang dahilan, hindi daw computer savvy, hindi daw techy mga tao. So, tingin ko is up to everyone, each one of us. Kung gusto ninyong baguhin ang Pilipinas, kung gusto ninyong iparating yung hinanaing ninyo, at gusto ninyong may mangyari sa atin, hindi ko kayang lahat gawin yon na ako lang nag-iisa. Hindi ko kayang lahat gawin yon. So, it's got to be kayo, mga taong bayan, kayo, mga vlogger, tayo, na alamin kung ano yung nangyayari. Do not turn a blind eye. Do not be deaf about it. Tapos nun, huwag basta-basta maniniwala. Very important yan, ha? Sinabi ko minsan yan na yung merong yung pagka nakarinig ka ng balit, galit ka kagad. Yung ganun ba? Nagagalit ka agad. Emotional tayo. Baka nachichismisan lang tayo o baka totoo naman talaga yung balita. Yung ganun ba? That's why it's very important. Verify yung source. Hindi kaya verify from another person. And kung hindi pa rin malinaw, continue on na nanonood kayo, nagmamasid kayo para 1 and 1 and 1 equals 3. So nakikita nyo magkakaduktong. For example, nag-imbestiga sa Senado, di ba? Nag-imbestiga. Yes, yes. Nag-imbestiga tungkol sa PCSO, di ba? Do sa Lotto. Tapos ngayon, nag-imbestiga tungkol sa Chacha. Parang may mangyayari naman. Tapos ngayon, natuklasan ng Kongreso, bilyon-bilyon. Yung bilyon-bilyon yung naka-insert, di ba? Merong insertion. No, na parang tuwan-tuwa yung tao, nandiyan yung Senado, na-verify nila, na-find out nila na merong bilyon na insertion. The 26 billion ata, yung sinasabi niyo sa DSWD? 26 billion, no? Nasa ating batas, yung sa ating GAA, sa budget, may naka-insert. Loko-loko pala sila eh. Ba't di nila alam yun? Sila yung nagpasa ng batas eh. Exactly. Sila yung nagpasa. Niloloko nila tayo. Para bang hero sila ngayon na natuklasan nila, buti natuklasin nila. parang niloloko naman tayo. Sila nagpasa ng batas, sila yung gumawa. Dumaan sa kanila yun. Under GAA, di ba po? Under GAA. Oo. Tapos si BBM, pinirmahan yan. Kung pinirmahan ni BBM, dapat, bago ka pumirma,
na kikita mo lahat na, ano ba, tama rito. Paaral mo nga yan kung di ka masyadong nakikisaw-saw dun sa mga numero, at least meron kang mga trusted na mga tao na sinasabi, bossing, okay yan, malinis. O di ba? Meron kang pupukpukin. Unless si Duterte, inisa-isa niya. Si Duterte, ah, he did his homework, inisa-isa niya. Parang hindi siya makuryente. Yun yung, ano, pero pagka kunyaring iutos mo sa ibang tao, okay lang, iutos mo sa ibang tao na marunong at trusted, na hindi gagawa ng kalokohan. So, isang example na kulang pa sa mga ebidensya kasi bine-verify pa. Makikita mo yung pagkakinonek mo yung mga point A, point B, point C, and whatever points na lalabas pa, it develops a picture na doon pa rin tayo babalik, doon sa umpisa. Sandama ka lang kurakot ngayon. Mga loko-loko, mga pinipirahan tayo. Eh yung galit ako sa Senado at saka sa Congress, kahit anong gawin ng Senado, sorry sa inyo. Congressman tsaka Senado, sorry sa inyo. Ay, plastic kayo eh. Ay, sorry ha, baka ikaw mapasama. Panay plastic kayo. Bablog ko sana yan, sa iyo na lang. Panay plastic ang ating mga congressman at senador. Bakit? Eh, kunwaring malinis kayo, nagmamalinis kayo, pero yung Resolution 10, hanggang ngayon wala. Dinidiscuss ninyo Resolution 6. Yung Resolution 10. Nakalimutan na. So meanwhile, habang nagkakaroon yung mga investigasyon na yan, sunod-sunod na investigasyon, ano nangyari doon sa liquidation by certification? Wala. So ang taong bayan, uto-uto na naman, nalinlang na naman, yung mga tulog, yung mga pupulutin sa pansitan. Kaya you know, may mga nadidinig na ako eh, na sinasabi, walang pag-asa ang Pilipinas. Ang lagi ko naman sinasabi, pati sa mga military ah, sa military ah, ano naman, mga retired. Sir, wala nang pag-asa ang Pilipinas. Iking, wala nang pag-asa ang Pilipinas. Ibig sabihin, Iking, upper class. Bok, wala nang pag-asa ang Pilipinas. Ibig sabihin, classmate. Sir, wala nang pag-asa ang Pilipinas. Ibig sabihin, underclass. So, wag nyo nang, yung mga intel, wag nyo nang pag-aksaya ng panahon na kalkalin pa yung aking message box. Sinasabi ko na nga ngayon. Maraming nagsasabi sa akin, eh paano yung kakalkalin yung message box ko? Eh paano yung nakakausap ko? O di ba? Nasabi ko na ngayon, marami akong nakakausap. Nagalit na. Nagagalit. Kasi parang sinasabi, wala nang pag-asa ang Pilipinas. Ang sinasabi ko naman, lagi ko sagot, meron pa. Lagi namang may pag-asa. Ang problema lang, kasi sa amin mga fighter ano, pagka mga warrior, mga yung mga veterano no, kuno na lumaban. Laging ganoon yung attitude. Lagi may pag-asa. Hangga't merong kapanghininga, may pag-asa pa. Yung wala ka ng bala, ang daming kalaban, pero may pag-asa pa. Di ba? Oo, langit ang magde-decide kung tigo ka na. Okay. So ngayon, langit ang magde-decide kung yung bansa natin, gano'n na, wala na. May pag-asa lagi. But ang problem is, it's a matter of time. Yung timing. Pwedeng ngayon, pwedeng the next few months, pwedeng 2028, nagkaroon na eleksyon, binoto natin yung presidente, panibago na naman. Or pwedeng walang eleksyon, so tuloy-tuloy yan, hanggang sa magkaroon ng revolusyon. Hindi natin alam kung ano. So, lagi may pag-asa, it's just a matter of time kung hangga saan mapupuno ang taong bayan. Ganun lang yun. Mapupuno yung salob kahit yung patak ng tubig, no, na tumutulo, patak lang ng patak dun sa tabo, mapupuno yung tabo, aapaw. Yung simento na tumutulo yung patak ng tubig, mabubutas yung simento. Yung buhangin na tumatama sa being blown by the wind sa pyramid na ang tibay-tibay, natitipak din yon. So, lagi may pag-asa. It's just a matter of time. Kung ngayon, bukas, a few months, or a next generation pa. No? Pero, yung mga nakakausap ko, ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, at mga kapwa natin ng mga retired at sa armed forces, pare-pares nang iniisip eh. Wala na pag-asa.
At lagi ko sinasabi, huwag tayong uuwi doon sa magulo, yung patayan tayo. Huwag tayong umuwi sa ganun. Huwag tayong pumunta doon. Kasi yung pagka sinasabing wala ng pag-asa, parang sinasabi ng utak ng mga tao at the back of our heads sinasabi, wala ng pag-asa kaya tayo na lang ang gumawa ng pamamaraan. May nadidinig ako ng mga vlogger at mga tao na sinasabi, military, ano pa hinihintay ninyo? Umano na kayo, gumalaw na kayo. Pero we should all be careful. Maraming iniisip yung armed forces natin ngayon tsaka yung PNP. One is yung peace and order, yung security, yung China to contend with, yung mga ganun ba, modernization, etc., etc. Training. Maraming iniisip tayo. Meron pang insurgency. Na, wag nyo natin bigyan ng problema yung armed forces. Alam ng armed forces kung kailan sila, kung anong gagawin nila, at kung kinakailan silang mag-respond sa tao. Sa ngayon, balik tayo doon sa manifesto. Na, wala pang 20 mil eh. Currently, 15,400. Wala pa nga eh. Merong 1,000 kay Macanas, merong 1,000 sa akin, so that makes it around 17 plus. Tumataak tayo papuntang 18,000. And that pero was, tuloy-tuloy pa rin yung mga nagme-message sa inyo pa. Iba nga, natabunan eh. Kaya nga, kung ako lang ng ako, kung milyon ang hinihintay mong magpipirma dyan, hindi ko kaya yon. Hindi ko kaya mag-isa na yon. Pagka ganun, titigil na ako mag-vlog. Kasi ang asikasuhin ko na lang yung ating listahan, yung master list. Tapos, i-guess na lang ako sa inyo. sabihin ko na lang na natabunan na ako eh. Marami rin naghahanap kay General Macanas eh. Nasa siya ngayon, nasa probinsya eh. Nagtetend dun sa kanyang yung barangay no na tinutulungan. Barangay. So anyway, in relation to that, Kapitan Dado, no. Parang ang dating kasi nung mensahe ninyo ay it takes two to tango. So hindi pwede na ikaw lang eh. So kailangan talaga na may responsibilidad din yung bawat isa sa atin na magtulong-tulong tayo. Just like ikaw nga sabi, anong gagawin natin para magpurso tayo? Even the support, like for example, dito pangalay yung pag-ano ng manifesto, maliit pa lang. Pero meron kasing nangyari, Kapitan Dado, na prayer rally doon sa Davao. And for me, I thought that was the parang ano eh, parang breaking point para sa atin na eto na. Ano sa tingin mo ang ano, sa tingin mo ba may mali doon? I mean, yung pangyayari pagkatapos nung prayer rally na doon sa Davao. Kasi parang nag-died down na rin eh. But of course, may sumunod pa naman na prayer rally sa Cebu this 25. But do you think, ano yung epekto nung unang prayer rally na yun sa Davao? At maganda ba epekto o ano yung nangyari? O ano yung take nyo doon? Maganda epekto. Maganda epekto no. Because nakita mo, wala. Nangyari doon sa aso? Sorry ah. Sige lang. So, ang ano doon, maganda yung epekto nung sa Davao because nakita ko sining kakampi, sining kalaban, di ba? Nakita na yung sinabi na sining mga leader, sining mga leader. Okay lang siguro check nyo yung aso nyo. Okay lang. Nandun yung aso ko eh. Naipit ko. Sige, go ahead. Baka tinanggal niya yung kuko. Parang nagagalit din siya kay BBM eh. joke lang. Valentine's eh. maganda. Wala, bakit? Umiyak. So, okay. Ang ano doon, ang nakita yung totoo. Nakita yung totoo. Example, may example ha. Nakita yung mga leader.
Ito pa ba yung mga dating leader? Ito ba yung sino yung mga kasama natin? Sino yung na-identify yung mga higher grade na mga tao, yung higher position, mga high profile na tao na nakakampi natin? Nakakampi ni ano ni Duterte, no? Yung family. And then nung nagsalita siya ng droga na nakita. Yes, bangag, bangs. Ano yung level ng adverse ng ano ng adversary, anong level nung nung opponent, yung mindset doon pa lang kitang-kita na hindi siya magpapadrug test eh, hinamon siya eh. Di ba hanggang ngayon wala pa ng usol mga aso ginagalaw, hindi wala pang drug test, so ibig sabihin iniiwasan yon. So right there sinasabi ng Malacañang, weakness namin yon, yung droga. Baka matuto yung Malacañang sa akin eh. Baka matuto. Weakness namin yon. Kung baka sa ano, yung mga sumunod doon, nilihis na nilihis yung usapan eh. Mabot na tayo ngayon sa Tsatse. Mabot tayo sa PCS o umabot tayo sa ganito. Pero yung droga, ang binitawan doon, si Duterte yung bangag. Si Duterte yung nagdodroga. Di ba? So, nilihis. Ang ngayon, yung taong bayan, ang tanong dyan, yung parang sa si ano, Russell Crowe. Russell Crowe sa Gladiator. Are you entertained? Mga, di ba? Ako, siyempre, na-entertain ako. Na-entertain ako. Oh, sorry, ah. End ko lang. End. May tumawag eh. Okay. Yun. So, dapat, ang taong bayan, you should be keen, you should be wise, you should be focused kung ano. Kaya nga sinasabi ko lagi, stick to the issues. Ano yung issues? Kung baka sa ano, inooperan ka, kundi pera, lumalabas din ang pera, di ba? Inooperan ka ng pera, kung hindi umabot yung pera sa'yo, yung kwento, umaabot sa'yo, definitely. Ang sagot mo, kahon, prinsipyo pa rin. So yun yung ano. Isa pa example, sinabi niya, separate Mindanao. Di ba? Yung secession. Yes. Bumahanap ngayon yung mga tao, yung mga all the president's men from SND na defend the constitution, yung territory natin, i-uphold natin. Si Mista ako na si General Anyo na sinabi na with resolute force. With resolute pa. Wala pa kang bakbakan eh. Pero nandoon yung trabaho nila yon. Dedepensa ko rin sila kasi sinabi ng ni Duterte, ni Tatay Diggs na ang armed forces saka yung PNP, you protect the constitution. Ano pa ginagawa nila ngayon? They're protecting the constitution. Na hindi tayo magkahiwa-hiwalay, di ba? But ako, kung babasahin niyo yon, it is also a message from these people, from this commander, it is a message na basta hindi kayo gumulo, huwag kayong manggulo, okay tayo. From PNP tsaka AFP. Ganun yung basahin dapat yon. Pero ang nangyayari kasi ngayon, mga pro-Duterte minsan na vloggers at saka mga taong bayan, minumura na eh. Tarantadong Browner yan, tarantadong Acorda yan, etc. etc. Diba? Which we should not do. Hindi dapat. Because yung AEP at PNP, professional na professional yan. Alam nila ang ginagawa nila. They will not follow unlawful orders. Ganon ang armed forces. No? Mm. Eh, nung 1986, nung panahon namin, tigulang na kami. 1986, kahit merong order, kunwari, assuming na may order nung EDSA 1 na upakan, hindi kami basta-basta uupak. Kaming mga tiniente kapitan at that time, tiniente pa lang kami, second lieutenant pa lang ako nun. Hawak namin yung tao. No amount yung mga general, walang saysay ang mga general kung hindi nila hawak yung mga tao. Kaya ang importante yung mga tao, yung mga men in ranks, yung mga kasundaluhan. Yung tropa. Now, mahirap pilitin yung tropa na
gawin ang isang bagay na mali. So yun ang tandaan nyo. Professional na, 1986, nung iniwanan namin, ako nung malis ako, 95, nung na-retire yung klase namin, 2016, 17, 18, yung huli. Tapos ngayon, nasa 1989 na, 1990 hanggang 92, yung mga ruling classes na. Wala, professional na ngayon ang armed forces. Kaya walang takot. Walang kaduda-duda yung armed forces na they will do the right thing. Yun yung sa akin. So it's a matter of time again. Ngayon, kung cool na cool yung armed forces, eh kasi diba, sinabi ko naman sa inyo, June 30, yun yung 2 taon. Baka matuto kasi yung pagka nag-a-analyze kasi, no? Matuto yung mga tao eh. Yung ano ba? Malaman. Diba yung... Yeah, yung June 30, di ba? Exactly 2 years. Tama? Marami pang taong di alam yun eh. Di ba? Mm-hmm. Eh, banggitin ko ulit kaya. Banggitin ko kaya ulit. Go ahead. Marami pa sabi ngayon na. Now na. Hindi pwede. Kasi, kung baka sa ano, kung gagalaw ka na rin lang, mga taong bayan, kung kayo magre-reklamo na rin lang at kayo magsasama-sama towards in expressing your sovereign will na tama na, ayaw na namin ng korupsyon, ayaw na namin ng nakawan, ayaw na namin ng mga abusado, ayaw na namin ng mga sinungaling. Yung mga ganun ba, pwede nyo naman i-express yan ng eleksyon, 2025, 2028. Lagi tayo may eleksyon every 3 years. No? Isang local, isang presidential. Pero, hindi, nabudol kami. Nabudol eh. So, pwede yun, express nyo yung sovereign will ninyo, sangayon sa ating constitution, na ipapakita ninyo yung inyong sovereign will na mapayapang paraan. Hindi yung you take up arms against government, sasagasaan kayo ng armed forces noon. Babarilin kayo ng armed forces noon because it will protect the state. Tama? Di ba? Tama. It will protect the state. Uphold the law. Sinusweldohan ninyo yung armed forces to, and saka yung PNP, all uniformed personnel, para protektahan yung gobyerno. Tama, di ba? Pero, meron pero eh. Pagka yung gobyerno, binubudol ka na, mag-isip yung inyong armed forces tsaka yung PNP. Bakit? Eh kasi, teka, sino ba naglagay ng mga gagong hinayupak na tao na yan, ng mga abusado? Eh di ba taong bayan, yung sinasabi na we the sovereign Filipino people na nag-ratifika sa konstitusyon na sinusunod nating lahat na magbobotohan tayo every 3 years na maglalagay tayo ng presidente down the line. Taong bayan. Eh anong ginagawa ninyo, taong bayan? Nakita kasi ng taong bayan na nakikita ng ating armed force. Wala namang problema eh. Because majority, natutulog. Natutulog majority. Walang pumupurma eh. Walang ano, angal-angal. Now na, wala pa nga nagkakalsada, di ba? Meron na ba nagkalsada? Wala pa. Even yung manifesto nga, kulang na nga eh. Pero gusto natin now na. Manifesto pa nga lang kulang eh. Yes. That's the problem. That's why sinasabi ko, maraming maingay, pero baka mamaya, pagka nandyan na sa kalsada at nagkahirap-hirap na, ang kawawa, yung maliliit na tao. Sila yung makakawawa. Sila yung sasagasaan. Sila yung mayayari ng armed forces. Sila yung mabibilad sa araw. Sila yung matgugutom. O, lagi na lang yung taong bayan ang nahihirapan. Which is wrong. Kaya nga, kung meron kayong gustong mangyari sa akin, para sa akin, it has to be a whole of nation approach. Whole of nation. Bata, matanda, mabata, tapos nun, mayaman, mahirap, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, elementary lang, isa, doctorate, etc., etc., may profession, walang trabaho. So, halo-halo kayo, sabay-sabay kayo, kasi ang boto ninyo, isa lang. Hindi yung porke ikaw may pinag-aralan o porke ikaw mayaman ka, dapat ikaw ang favored. Kasi, social ge, altas de siyudad ge. Mali. Because in this ano country ang ano diyan 110 million Filipinos, ang ano diyan lahat tayo equal
equal ang footing pagdating sa future ng bansa natin. Equal ang footing pagdating sa eleksyon. Ngayon, mag-iingay tayo, mag-iingay kayo. Ano mangyari? Wala. Walang mangyari dyan kasi kukunti eh. Pero pagkakunwari, June 12, yung sinasabi ko, sige, June 12 na lang, wag na ngayon. Doon ako sa June 12 eh. June 12. Ano ba meron sa June 12? Araw ng kalayaan. Binlog ko yan eh. June 12. Araw ng kalayaan. Meron bang batas na nagsasabi bawal mong isigaw yung you want to be free of corruption? Meron ba? Wala eh. So, gusto kong mangyari, buong Pilipinas, lumabas tayo. Lumabas kayo. Mag-ingay. Mag-ingay tayo. Ayaw na namin ng burakot. Ayaw na namin na magnanakaw. Ayaw na namin na mga tarantadong hinayupak na maggagong mga politiko. Mga animal kayo. At pagka mula June 12, na dedeklara natin yung independence natin, no, lahat tayo, ayaw na natin ng ganito, ng buhay. Ayaw na namin nahirapan kami. Ayaw na namin kinukulimbat yung pera namin. Mula noon, meron pa kayong ilang araw hanggang June 30, dalawang taon ng presidente. Dalawang taon. At dahil doon sa sinasabi ko sa Constitution na anyone who succeeds the president, de siyempre, vice president yon, anyone who succeeds the president for an expired term, yung may nangyari sa presidente, knock on wood, na kunyari hindi nakatapos, nagkaroon ng upheaval yung tao, na inis talaga, pinakita, ang dami ng tao, milyon-milyon. Ano gagawin ng armed forces? Manon, babarilin ba niya yung 110 million? Hindi. Babarilin ba niya yung 50 million? Hindi. Yung 30 million ba, babarilin niya? Hindi. Makikita ng armed forces that the Filipino have spoken. And yung sweldo nila na galing dyan sa tao, yung kanilang mandate na galing dyan sa tao, makikita nila, tama ang tao. Eh yung majority, gusto nilang tahakin. So, yung Mindanao, ikaw kanay ko, yung Mindanao secession na sinasabi, it is a litmus paper. Testing, 1, 2, 3 yun. Testing, 1, 2, 3. Nakikita ninyo, yung gobyerno, uy, nagre-react. Yes. Full of the law. Kakasuhan si Alvarez tsaka si Digong. Kakasuhan ng rebellion at division. Mga gago. Mga gago. Anong kaso? Alam nyo, yung salita na yon was intended para mag-ingay lang. Mag-iingay lang. Para mabaon sa utak ng tao kung si Presidigong at si Alvarez na congressman kakasuhan, paano pa tayong maliliit na tao? Hmm. So, tinatakot lang kayo. Kaya dagdag nyo yan sa listahan ng mga uusigin ninyo, mga kababayan. Dagdag nyo yan. Kasi dadating yung panahon, sinabi ko nga sa inyo, matter of time, na kayo, kung baga sa timba, isang patak na lang. Ang tingin ko nga, apat na patak na lang eh. Apat na buwan na lang eh. Apat na patak na lang. Mapupuno na yung timba, aapaw, sa galit ng tao. Ang nakakatakot dyan, sabihin ng tao, ayokong magpatawad, mga animal kayo. Tatanggalin namin kayo lahat dyan. Yung ganun na nakakatakot. And armed forces should be aware of that, because baka magkagulo-gulo tayo. And yung PSG should protect the president, yung first family, should protect them. Not necessarily na makipagbarilan tayo, makipagbarilan sila, ibig sabihin. So, anong pupunta ng Pilipinas? Mag-relax lang kayo. Mag-chill lang kayo. Kasi, ang sabi nga sa Constitution, kung the Vice President will succeed the President who was booted out, for example, the Vice President who serves for more than 4 years cannot be re-elected in the next election for the position of President. Mahalaga yung 4 years na yon sa Constitution. Yung 4 years na yon, magka-count or more. Serving the unfinished term of a president. Tatanggal siya, like yung vice president, pagka ngayon nangyari, yung gusto ninyong mangyari mga taong bayan, parang sinasara ninyo yung destiny ng isang tao.
apat na taon lang siya si Vice President na magiging presidente. Kung yan ang gusto ninyong mangyari. Bakit palakpasin niyo yung June 30 para less than 4 years na yon? Tama? Less than 4 years na yun after June 30. Saradong 2 years na, therefore, anything mangyari, less than 4 years yung pag-serve ng unexpired term. Ibig sabihin, you can be re-elected for a president position. For the next, the GMA formula. Yung kay ERAP, tatlong taon. Plus yung anim na taon, 9 years. Yung mga nag-iisip, yung mga nag-analyze, apat na taon or less, a little less than 4 years, yung maximum, that is July 1. Sakto, July 1. Anything can happen. Anything goes. Kung meron. Diba? That's why, pwede pa siya sa 2028 tumakbo. So imagine, 6 years tsaka 4 years, you have a Philippines na 10 taon na 10 si Saragi. O ano, mamili kayo ngayon. Kwarta o kahon. Gusto nyo ba? lang si Sara or 10 taon si Sara? Eh, mamili ang Pilipino. Ngayon, kung ayaw ninyo na 10 taon, di kayo makahintay, you have no patience, o di sige, now na, magkalsada na. Now na. Pero, I will lead you. Oh, now na, punta na tayo. Gusto nyo bang ganon? Hindi, ako nag-iisip ako eh. Ba't ako pupunta sa kalsada, bakit ako magsasalitang ganyan, mag-iingay ako, ihikayatin ko kayong lahat magkalsada na delikado pa kasi yung manifesto na lang, wala pang 20 mil. Gusto nyo akong makulong? Gusto nyo akong makulong? Mag-iingay ako doon, biglang magkaroon ng putukan, ginulo nila, tinarantado. Don't you know that you are falling? You are falling into that possibility na mag-declare ng martial law. That's why, alam din, kung tayo nag-iisip, alam din ng Malacanang, alam din nila, yung game playbook. Nasa constitution, yung playbook. Alam nila. Kaya anong ginagawa? Palitan ang constitution. Palitan. Baguhin. Di ba? Kunwari, economic provisions. Nagsalita si Digong, tigil niya yung FI na, kabalbalan niyan. O dig, nagsalita ang president ni si BBM, sinabi, hanggang economic provisions lang. Pero ina-underground ng iba, makita ninyo, pagka nalingat kayo, biglang, bakit ganun na? Congress na lang ang pokoso. Marami ng ano, di ba? Bas biglang may extension ng term na, 2 term na si BBM, etc., etc. So, gaya ng sinasabi ko, Filipino people, alamin nyo lang yung nangyayari, timpi lang kayo sa emosyon ninyo, and then you unleash it at the right time. Di ba yung mas maganda? Yung nag-iisip. Kesa yung, now na, 4 years. Versus, sige, maghintay tayo. 4 months, so, patient. Oh, so yan ba yung yung kasagutan doon sa katanungan na marami kasing nagtatanong. Just like now sabi ni VP Sara na kakausapin daw niya ang kanyang tatay na makipag-ayos kay Tatay Digong. And the right after nung prayer rally kung saan nagsalita ng bangag itong si Tatay Digong ay sinabi din ni VP Sara na I will support PBBM. So yan po ba yung kasagutan na sa tingin niyo na bakit ang daming nagtatanong, bakit ganun? Nagsalita na nga si Tatay Digong, bakit ganun pa rin si Sara? Ba't nandun pa rin siya? Ang hinihiling ko lang sa inyo, no? Ako nga, hindi ko nga kilala yung mga yan. Hindi ko nga kilala. Na wala akong intention na tumakbo sa public office o makisaw-saw dyan sa politika na yan. Ang dumi-dumi ng politika . Ang sa akin, nakikita ko lang na if you really believe, Filipino people, if you really believe in the man, Tatay Digong, if you believe in Sara Duterte, 32 million votes, you trust them. And then let them be the one to play yung game. Yung kung paano ba, yung Game of Thrones, no? Eh, mahirap kasi yung pangungunahan ng mga tao . Mahirap . Kasi hindi mo alam nga. Ako nga, inisip ko nga . There came a time na in a recent weeks na bakit ganun? Bakit ganun? bakit now na, di ba? Now na. And then, syempre, nag-iisip na,
And then eh merong ano eh, ano ba ang mas gusto ko? Kasi ang mas gusto natin yung gaganda ang Pilipinas sa 10 taon kaysa sa 4 na taon. 'Di ba bargain? Mm-hmm. No, ngayon Sarah, the vice president, has to speak up. Has to speak up na kung ano yung kanyang iniisip. But that does not necessarily mean na yun talaga yung ano niya. Yun talaga yung nilalaman ng utak niya. Ayoko ng pangunahan eh. Let us wait and trust her. Si Sarah, si BBM, let us kumbaga sa ano, I think it is too much na hingin sa inyo na patawarin o yung bigyan ng pagkakataon. Kasi sa akin, para sa akin lang, eh, it's way beyond that already. Na bigyan ng pagkakataon. No, eh. Ang sa akin, you try to survive the next few months. Yun na lang eh. You're surviving the next few months na magalit talaga taong bayan sa'yo. Kasi sa akin, yung loto, wala eh. Para sa akin yung loto, walang kaanuhan yon. Walang patawad ako doon sa loto. Galit na galit ako doon sa loto. Why? And lintik na yan na 20 pesos. Imbis na ibili ng bigas, itataya sa loto. Hoping na mananalo siya. Hanip yan talaga mga budi ng mga taong Pilipino na yan. Mga animal na mga tao. Sa akin nga, dapat kinakatay yung mga yan eh. Dapat yan, hulihin lahat. Tapos nun, pagka nag-turn yung tide, hulihin lahat yan. Lahat ng corrupt na yan, hulihin. At pananagutin. Hindi pwedeng awa-awa eh. Pananagutin. Kaya nga, isipin mo, ang hirap ng mga tao tapos nun, magpapadala yung hilahod na OFW, tapos nun, makikita niya, yung pera niyang pinadala, itataya lang. Eh, alam mo nang, dinoktor yung panalo eh. Kasi limang game 1.7 billion yung ano yung pot money lahat 100 sa 642 649 645 642 and then 500 sa 649 655 saka 658 tama ba tigpa 500 yun kaya amounting total na 1.7 billion tatamaan yun in less than a month. Napaka-imposible nun. Ang problema, si Tulpo, nung nag-imbestiga, nihintay ko magpatawag siya ng isang statistician. Yung para may basis yung mathematics. Para sabihin ng isang probability expert, ay hindi mangyari talaga yan. Yung lima na game, tatamaan in less than one month. What's the probability? Ano yung odd? Ang pinag-usapan mo eh 1/58 million lahat ng kombinasyon na 'yon ng lahat-lahat na 'yon. Basta tatamaan ka ng mga imposible. Imposible talaga 'yon. So, kaya nga bakit tumigil? Bakit ano nangyari? Walang na-resolve. So, makikita mo, talagang binoboda bilang tayo ng the greatest show on earth. Ngayon bangayan ng senator at saka ng mga congressman kuno. Pero in the end, magkakampi lahat sila. Lahat sila nabilin nila yung kaluluwa nila. Yun yung ano doon. Kaya nga, dadating, sa akin, cool na cool ako kasi alam ko, dadating yung araw na yung taong bayan, sobrang galit. Wala na talaga, sobrang galit yan. Hindi mo mapipigil yung tipong papatay pa eh, yung mga taong bayan. Sobrang galit. Baka sunugin pa nila yung ano eh, yung mga infra eh. Ayokong pangunahan sila pero siyempre, makikita mo naman sa history ng ibang bansa yan eh. Na sa French Revolution yan, nagpugot ng ulo eh. Mm-hmm. Di ba? Yes, Chinese Revolution, Cultural Revolution ang ginawa. Kaya nga, eh sa American Revolution, yung kanilang Civil War, grabe. Ayaw natin daanan lahat yun. Ayaw natin. Pero itong mga politika natin, sobra eh. Sobra yung ginagawa nila. Now, balik ako to sa military na sinasabi ko, mga nakakausap ko, no? Mga nagsisignify sila ng support, etc. At lagi kong binibilin, huwag tayong magkapatayan, huwag tayong basta pa basta. Pag-isipan natin kasi mga tarantado to, mga to eh. Hindi sir, revolution na lang. Revolutionary government na lang. Hindi, huwag. Kasi pagka nakatikim din tayo, baka mamaya makatikim kayo ng pera rin, baka makorrupt din kayo.
You know, balik tayo sa question, parang yung may pag-asa pa ba? Laging sagot eh, mayroong pag-asa. Pero seemingly, parang walang pag-asa because kulang ang aksyon na kailangan, inakailangan diyan ang solusyon ng Pilipinas, total reboot. Yun ang pananaw ko, no? Total reboot na. Because yung corruption, sobra-sobra ng ano eh, talamak na masyado, nakabaon na, nasa loob na ng balat ng tao eh. Ano yung para sa akin diyan? Yung ganun lagi eh. Kaya kita mo, ang daling kurapin ng mga agencies, ang daling kurapin, ang daling kanya-kanya talaga. Kurapin mo ang mga Pilipino. Wala na talaga tayo. Iikot na naman tayo ng isa pang generation. That's why, pagka nag-reboot ka, talagang tanggalin mo lahat ng virus. Tanggalin mo lahat. Baguhin mo lahat ng yung operating system, baguhin mo lahat. Na paano mo gagawin yon? Yun ang nakakatakot doon. Paano mo gagawin? And papasok na yung military doon. I don't know. But I'm sure na yung armed forces will avoid that because mga professional yung ating mga sundalo. So, where does that leave us? Taong bayan. The armed forces should be yung taong bayan united. Kung ano ang gustong tahakin ng taong bayan. The same way na yung gustong mangyari ni Digong, nila Alvarez, no? Nila Kong Alvarez, na in a peaceful manner, ito, i-stress ko ha, in a peaceful manner, anong gagawin natin kung ayaw na nila? Kung pipirma ang 26 million na botante ng Mindanao, palagay mo na ang pumirma lang 20 million, yung 6 na million ayaw, anong gagawin ng ano, di ba, majority wins, di ba? Wala. 20 million, yes, yes. Over 6 million, o di umalis kayo 6 million, okay, maglagay kami ng isang area para sa inyo lang. And then kasama kayo. Hindi, buong Mindanao, amin. So doon kayo, sa Luzon na lang kayo. Ganon. Eh, it is a long process. Hindi sila nagmamadali, pero kitang-kita mo na pwedeng pumunta doon, lalo na kung ang isasagot ng gobyerno eh balasubas pa. Na sasabihin pa ng presidente ng Pilipinas, the secession is doomed to fail. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganon kung ikaw ay isang pinuno ng isang bansa. Kasi meron na nagsasabi na dating presidente na mataas ang respeto ng taong bayan, na malaki nagawa sa bayan natin, nasasabihin, hihiwalay na lang ang Mindanao. Kami na lang. Hindi niya dinamay ang Luzon at Visayas. Inyo na yan. Basta sa amin, Mindanao. Ano ang masama na gustuhin nila na magkaroon ng magandang buhay? Sasabihin ng iba sa atin, ay mali yun, kasi Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines eh. O di, mali talaga kung mangyayari. Mangyayari yun kung gago ang Luzon at Visayas. Kung gago yung gobyerno. So anong solusyon? Kung gusto nyong mabuo ang Mindanao sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, abe simple, wag nyong gaguhin yung pamamalakad sa gobyerno. Ganun kasimple. But you do not say secession is doomed to fail. You do not say it will be met with resolute force. You do not say na we will defend, etc., etc., magpatayan. O you do not say na magkakaroon tayo, kakasuhan ka ng ano, ng etc., etc., ng rebellion tsaka sedition. At yung mga legal luminaries pa nagsasabi, eh sa akin natuto ng batas. Ako hindi lawyer. Tinuruan lang kami sa PNU. May natatandaan din naman ako kahit papano. Pero tignan ninyo, paano magiging sedition yun tsaka rebellion? Wala pa nangyayaring gere. Eh kung yung mga silang miswari nandiyan pa hanggang ngayon eh. Hindi nga na ano eh. Andiyan pa sila hanggang ngayon. So nag-i-struggle sila. Yung mga NPA nga nandiyan pa nga sa Congress eh. Yung mga rebelde nandiyan sa Congress. Mm-hmm. Oh, ano nangyari sa kanila? Eh sa kanila ang dami nang namatay. May 50 mil na yung namatay na tao dahil sa kagaguhan nila. O ano ngayon? Hanggang ngayon nandiyan sila. Nagboboto pa sila. Nag-cha-cha-cha pa sila. Andayin pa silang mga opinion. Na-interview pa sila. So, tapos ito, ganyan ang gagawin nyo sa dating presidente. Ganyan ang gagawin nyo sa isang ano, na wala pang labanan eh. So, simple lang ang sagot doon. Dapat ang sinabi ni BBM,
BBM, makinig ka dito sa Jojo. Baka mayari ka. Dito kay Jojo, no, na channel. Jojo de Guzman. BBM, ang dapat sinabi mo na lang doon, no? Kasi ikaw ang presidente ng Pilipinas, dapat ang sinabi mo, I am very thankful. I am very thankful for the statement of former President Duterte. And I am very sorry. I am very sorry with a lot of humility, diba? Sabihin mo with yung humble ka. I am very sorry that you have to criticize me, but I welcome it. I welcome. Now, para hindi tayo magkahiwa-hiwalay, kasi maganda naman yung ano natin. I am willing to listen to you. Yes. And I am willing to work an extra mile, an extra effort. Tapos, nasundan sana yon nung nagkabaha-baha, imbis na nag-party siya, ay, lintyo, yes. Ganyan. Lintik yan na yan. Po, ano pa ang leader? Kaya nga sabi ko, Joe, self-destruct. You don't have to go to the streets. Na ngayon na, now na, hindi, hintayin nyo, mag-self-destruct yan, kita mo. Kasi taong bayan, nakikita talaga, eh, gunggong na lang yung kakampi sa kanila, tanga na lang yung, hindi, BBM pa rin. Siguro mas maganda ang nangyari pag ganun, no, yung sinabi nyo na very humble way of approach na ganun. Kasi yung babalikan niya na fentanyl, mga ganun. Meron kong dadagdag. BBM, makinig ka. Mga advisor ni BBM, makinig kayo. Ang totoong leader, alam kung kailan magiging matigas, kung kailan ka magsasalita with force, with resolute na focus na ano, with passion, no, very passionate ka sa sinasabi mo para makinig yung mga tao. Alam mo kung kailan lumagay in a position of strength. Pero at the same time, alam mo kung kailan ka lalagay in a position not of weakness, but a position of compassion, of generosity, of humbleness. Ganon ang leader, no? Dahil sa sinasabi kuting ka, dahil sa sinasabing weak leader ka, biglang bangag ka, you seize the opportunity, biglang sinabi mo, yung nagiging strong man like your father na sinasabi mo, yung ano, hindi magpo-prosper yung separation ng Mindanao. Titigil ko yan. Yung constitution, ganito lang. Palpa ka. Mali ka. Because no amount yung pagsalita ko, hindi mo alam yung ginagawa mo. You do not know what you're talking about, Mr. BBM. You do not know what you're talking about. Actually, sorry, ah, pero you are a fraud. Binoto kita, you are a fraud. Kunwari kang leader. Ito, meron akong ibablog ko, Joe, sa iyo na lang, no? Okay. Pinasabi, ilang beses ko pinractice yung linya. Yung kung titignan yung strategy ni BBM, ginagaya niya yung kanyang tatay. Kasi proven yung tatay niya na maraming bumilib, maraming loyal. In fact, yung Ilocanja nandyan para sa tatay niya. So, tama yung formula. Dinagdagan lang niya na why not the Dutertes? Kaya nadagdagan siya ng boto. Dumami yung kanyang following. No? Na unti-unti ngayon natitipak. Nagigising yung mga tao. Pero they're trying to make salba, sinasalba yung situation by doing this and that, etc. Na palpak pa rin. Minsan palpak pa rin. Tama yung ano, yung in fairness, tama yung sinasabi niya na ano, na doon sa agriculture, na solar irrigation. Binlag ko yon. In a few weeks nakaraan, binlag ko yon. Pero bakit mo ngayon lang sinasabi yung solar irrigation, dalawang taon na nakaraan, tapos nag-Department of Agriculture ka, and you were talking of high polluting na mga projects, ngayon mo lang na tinutumbok na ang talagang solusyon sa agriculture natin, production. Para mag-increase yung production, para dun sa yung mga ganung bagay, na malilit na bagay, empower mo yung farmers. Tama yung kadiwa, gayang ginawa nung tatay mo. Ang problema, hindi mo naintindihan yung konsepto ng kadiwa. Tanggalin mo yung middleman para yung farmer production diretso sa market. Bagsak bigla yung presyo.
tatanggalin mo lang yung middleman. Bibigyan mo lang ng pagkakataon yung farmer, sila ang may capacity na mag-produce at the same time, magbenta ng produkto nila. Automatic, bagsak yung presyo. Mawala yung middleman eh. I-empower mo lang. Tama yung kadiwa, ganun ang ginagawa ng tatay mo. Kasi hindi kayang labanan yung mga middleman. Trabaho rin kasi yon, business. Pero marami pang, kagaya ng tatay mo, nag-isip din ng cha-cha, et cetera, et cetera. Diba? 1973 Constitution from the 1935. Diba? So ngayon, from the 1987 Constitution, you're trying to change it. So, yung mga infra, gusto mong gayahin yung ginagawa ng tatay mo. Problem, pera. Walang pera. So, yung tatay mo noon na sinasabi na merong kinukuhang pera, ngayon may kwento rin na kinukuhang pera, na divide and rule sa armed forces yung tatay mo noon. No? Noon, ang favored niya ay yung mga reserve. Yun ang nabibigyan ng juicy positions. Tapos, yung mga P-Mayor na nagre-reklamo na siyang pinagmulan ng RAM, na kaya nagkaroon ng revolt, na mutiny, because walang pag-asa yung P-Mayor na umangat sa chief of staff position. So, ginagawa mo rin ngayon, divide and rule. Ngayon, kinakampihan mo yung pinsan mo. So, in short, ang daming mga flag, red flag, o maraming sinyales na that will make me think that you are trying to copy everything that your father is remembered for. No? Trying to be like him, pero you cannot be eh. Malayo. Because your father is a much more na better person eh. Yung tao eh. Yun yun eh. Mas brilliant, forward looking, may vision. Pero sa iyo hindi. Oo, sa iyo hindi. Ang sa iyo is parang yung kay Sharon. Tsaka kay Perry Hill. You're nothing but a second rate trying hard copycat. Actually, you're nothing, ulitin ko. You're nothing but a second rate trying hard pussycat. Grabe naman, pero yan. Anyway, iano ko lang kasi in relation, babalikan ko ulit yung kay VP Sara. No? Sa tingin po ba ninyo, Captain Dado, itong si VP Sara, after nung nagsalita yung tatay niya, sa tingin niyo siya kaya yung last na parang ano bang tawag doon? Pinaka-last na saving point ni PBBM para hindi bumagsak. I mean, the mere fact na may binitawang salita yung kanyang tatay laban kay PBBM. At alam naman natin na ilag din si Liza kay VP Sara, at yung may mga tao na ayaw ni Liza ay talagang ginugurgor at nililigwak niya. At itong si VP Sara hanggang ngayon hindi nila inaano. Sa tingin ninyo, ano yung dahilan? Siya kaya ang last na ano nila? I think doon in a past 2 vlogs yata noon, sabi ko na tatlo na lang ang rason bakit nandiyan pa si BBM eh. Una, tatay ni Sara, si Digong, Tatay Dix. Mm-hmm. Alam mo, pagka tumayo si Tatay Dix, tumayo siya ngayon, mm-hmm, ang kalsada. Maniwala ka, susunod yung mga tao. All out, full force. Ganun. Kunyari, si Tatay Dix, kunyari lang, ha? Ayoko nga, baka mamay gawin na namang ng ibang tao. Pag-analyze tayo. Tatlo lang ang rason kung bakit nandyan pa si BBM. Wala nga ginagawa dyan, walang magagawa dyan yung kanyang mga kaalyado. Walang magagawa. Because again, it is the taong bayan, di ba? Yes. Pagka nagsulita si Tatay Digong na PI, labas na, punta na siya. Kaya alam mo ba nandyan lahat ng tao? Pupunta na? And then what will happen? Sa dami ng tao, milyones, anong gagawin? Di ba? Tao. Susunod kay Tatay Diggs. Pangalawa, si Sara.
Hangga't sinasabi na Sara na bigyan ng pagkakataon si BBM nandiyan pa ang unit team. Do you think ba mangyayari yung kay Tatay Diggs? Hindi. Kasi nandiyan pa si Sara para pagbigyan ng pagkakataon, nakikinig pa siya, binubuhay pa niya yung unit team. 'Di ba? Kahit masama yung loob, ayoko sabihin na talagang masama loob, hindi ko siya nakakausap ha. Ang sa akin, nakikita ko, nakakasama ng loob naman talaga 'yon. Yung tatay mo nagpa-living nung tatay niya. Mm. Tapos ikaw, all out ka, suporta sa lintik na yung kumpanya na yan. May pa-sweetums pa kayo na red and blue. Nagaganong-ganong pa kayo sa mga picture-picture, di ba? Nakaka, kumbaga sa ano, mga, parang mga ano eh, mga love team eh. Di ba? Ano nga pala yung, isipin mo nga, kung nagsiselos talaga yung isa eh, siguro ngit-ngit ng ano na. Well, anyway, oh, kasi yung mga picture, marami kong picture eh. Na kinolekta ko sa net. Tapos I made the Facebook page out of it, eh, no? Yung post. So, pag hanggat sinasabi ni Sara na wala, walang dumna ko kay BBM, wala rin magawa. Yung pangatlo, tatapusin ko na lang, yung pangatlo, taong bayan. So, in all three, taong bayan yung kay, di ba? Taong bayan. Ngayon, yung tanong mo, yung sagot ko, si it shows you na mas powerful ang salita ni Sara. Kasi si Tatay Biggs, hindi siya lumalabas sa kalsada. Sabi mo nga, nagsalita na yung tao. Nagsalita na si Tatay eh. Pero hindi siya kinampihan ni Sara. That tells you that Sara, in all of this, is a very, very good person. A very, very good, has a very, very good character. May moral fiber yung tao. Kaya nga, bottom-bottom ko yun eh. Bakit? Kasi pwede naman eh. Ayan na yung tatay eh. Pero hindi. Buhayin pa to. Hanggat pwede. Hanggat sa, hindi pa ako pumepre, no? Hanggat di pa ako lumalabas in the open na, gago talaga to. Di ba? Yung parang kumakanta na nga, pakanta-kanta nga last Christmas, di ba? Yung joke ba? Na last Christmas, I gave you my heart. Tapos eh, tapos nagsasalita si Duterte, last Christmas na nung mga tao ngayon sa Malacanang. Now, so hawak pa ang kompas, ganon. Hawak pa ni Sara ang kompas. Kumbaga no, kumbaga sa ano, pinapakita ni Sara, she is a person na may sariling karakter. Iba yung tatay niya, iba ako. Di ba? Hindi ako na magpapadikta kahit kanino. Tatakin ko yung sarili kong destiny. At yung destiny, with it, priority yung Pilipinas. Kita niyo yung ano, yung nagsalita na si Digong, tapos maraming military men na retired na papanig sa kanya, nagsalita ibang premier, pwede na nga hatiin eh. Ano nang ibabaw kay Sara? Hindi ko siya nakakausap, pero ina-analyze lang natin. Ang sa akin, sa tingin ko, inaano niya, buo sana yung Pilipinas eh. Di ba? Wag na muna. Tignan natin kung pwedeng unity team. Because that will, yung message doon is, baka makuha natin sa maayos. Di ba? Kung baka sa ano, that tells you na malamig yung ulo niya, yung cool na cool, di ba? And yung ano siya, basta ayaw niya nung may masasaktan, yun yung dating eh sa akin. Pwede na muna eh, bahala na. Ibig sabihin, calculated siya. Alam niya yung ginagawa niya, alam niya yung barahan niya, alam niya kung paano, no? Alam niya kung paano. That's why, ano, I believe she'll make a good president. Yun yung tingin ko doon. After saying all that, I think she will make a good president. Now, may pag-asa pa si BBM eh, dahil sa nandiyan si Sara. Now, ayusin niya, huwag niyang bastusin yung tatay, ayusin niya. Kasi alam mo, bastusin man yung tatay, abe, gago ka, saan ako lalagay? Pinipwersa mo, ako ang kumilos, laban sa'yo. Ganun lang yun eh. Hindi natin alam kung... So, sa tingin niyo po yung ano yung ICC will be the triggering point or
meron pang ibang ano, mas mabigat. Pwede kasi mag-instructure. Ano eh, pag ganun-ganun kasi yung administration eh, hindi, oo, tapos may pumasok, nakausap na, nandun na sa Malacanang, so hindi maintindihan ano ba talaga. Kaya nga eh, pwedeng trigger yung ICC, pwedeng hindi, pwede yung Congress ang trigger. Mm-hmm. Pero, you know, ang nakakatakot dyan, Joe, no? Mm-hmm. If you will analyze it, ang nakakatakot dyan. If there are so many potential na trigger, parang highly explosive yung situation. Hindi lang. Di ba yung isa lang na trigger, natatakot ka na eh. Parang pag sinindihan mo, wala, sasabog na, di ba? Pero yung, ang dami-dami, ibig sabihin, kundi lang tatlong bariles ng TNT yan eh. Sindihan mo yung oo, oh, grabe. Pagka yung tao sumabog, ay grabe yan. Grabe yan. Ay, alam mo yung tao ba ng 1986 noon? Yung tao humarang sa tangke. Di ba? From the point of view ng mga pare at madre at saka yung mga taong bayan na tinutulak yung tangking ganyan, nakatulak na ganyan, may hawak na rosaryo, it was a miracle from their point of view. From the point of view of the military men, there was no order. Nasagasaan sila. Walang order. Ba't ko masasagasaan yan? Eh, yan yung nagpapasweldo sa akin. Di ba? So, dadating yung point na yung sinasabi ko, tatlong barrel o sampung barrel ng TNT, pagka na-ignite yan, so pwedeng kahit alin yung trigger dun eh. Pwedeng SMNI nga eh. Pwedeng yung mga vlogger. Kahit sino pwede na maging trigger o yung situation. Ang punto, Malacanang, bakit nyo papabuti sa ganun? Bakit nyo papabuti? Kaya nga, no. Kung pwedeng ayusin or kung pwedeng magbago. Pero siyempre, ang tanong ng taong bayan, eh, magbabago pa kaya yan? Parang ganun ang dati. Hindi na. Sorry ah, pero ako sagot ko, hindi na. You know why? Hindi mo kayang baguhin ang character overnight. Example, anong tawag mo to sa taong pinalibing yung tatay mo? Tapos nun, papakasuhan mo sa ICC, pababayaan mo, papahuli mo. Di ba walang yung tao yun? Di ba? Anong tawag mo sa tao na niligawan mo yung Sara Duterte na pwede namang tumakbo ng presidente, pero hindi, galit yung tatay sa anak, bakit di ka tumakbo? I'm handing it to you in a silver platter. Hindi tayo. Dito lang ako muna, Vice President. Supportan natin si Apo BBM. At yung tao, they went wild. Wow! Apo BBM, di ba? And then, bigla mong, parang hinichupwera, binibitawan mo, parang ganun ang dating. Di ba walang nga yung ganun? Manggagamit? Exactly. Now, question mark, manggagamit. Anong tawag mo doon sa meron kang Vic Rodriguez na kasama mo? Ang tagal-tagal na. Eh di ba ginamit mo lang? Kasi binabayaan mo rin. Di ba? Eh, sandali lang ha. Gulo yung aso eh. Ang ka dito, magagalaw eh. Ayun. So, pinalitan ng mga dilawan eh. Yes! So, anong tawag mo sa ganun? And anong tawag mo sa tao na hinahayaan yung pinsan mo, naggaguhin lahat? O yung asawa mo, na yun yung question mark kung mabe-verify pa yon kasi hindi natin alam, di ba? Pero, connecting the dots, mas malaki yung timbang ng tao, tinimbang ka, ngunit kulang. Malaki ang kulang nitong tao na to. May diferensya. Tapos yung droga na sinasabi na Duterte na nagsabi na kasama siya sa listahan, biglang kinabukasan, ang lumabas, PDEA. Eh, gago ka pala eh. Dapat presidente lumabas. Dapat si BBM ang lumabas. Nagpa-drug test dapat. Either nagpa-drug test siya o nag-sorry siya, the easy way out with humility. Yes, humility. Aamin ko, pero that was a long time ago. Ganon, matiintindihan pa ng tao yun eh. Parang yung Gloria Arroyo, I am sorry. Yung kay Garci. Pero hindi eh. It has to be PDEA na parang sinungaling si Duterte. Nung nahuli siya sa interview, sinabi pa niya, fentanyl. Ang may problema, si Duterte. Bangag si Duterte. Anong klaseng tao yun?
Eh, sa argumento nga, mahinang argumento yung ibabalik mo yung debate doon sa tao na nag-aano sa'yo, nagko-question sa'yo. Parang sisiraan mo siya. Ang simple lang yun eh. Hair follicles, magpa-drug test ka. Tapos. Wala na yan. Di ba? Ba't di niya magawa? Kasi pagka ginawa niya yun, baka mamaya, biglang lumitaw yung walang yang ano na yan, pulboronic na yan. Di natin alam kung meron o wala. Ako, inintay ko nga eh, baka magkaroon eh. Hindi natin alam. Pero, hindi nga kaya, dadating niya sa eksena, eh, kung isipin mo rin, ano, hindi nga kaya meron. Kasi kung titignan mo, parang cool na cool. Gawin niyo lahat ng gusto niyong gawin. Isang bagsak lang namin yan. Yung ano, yung, di ba, na high pluses sa Pusoy. Mm-hmm. O sabihin mo, meron kang kwadrong alas. Panalo ka na, di ba? Hindi, sa'yo royal pluses eh. Pinakamataas na luck eh. Pagka binagsak yung pulburon video, kung meron man, yari. Galit nung tao nun. Di ba? Mm-hmm. Kaya, ano yung, again, bottom line? Yung time. Yun yung tingin ko dun eh, yung time. Yung 4 years. When the time is right. Yeah. When the time is right. Ba't mo pipilitin mahinog ang isang ano, ang isang bayabas? Na o yung mansana si hinugin mo whatever na fruit for that matter mangga eh hindi ko naman eh kinakailangan sumilay, di ba? Yung papaya, alam mo na pwede nang anihin yung papaya pagka nag-change color na, dumilaw na. Ganun yung mga prutas eh. Mangga berdeng berde, pero pagka nagsimula na magkaroon ng yelo, uy, pwede na magulang na. Ganon si Inday Sara, hindi pa sumisilay. Kaya hanggang hindi sumisilay, may pag-asa ang Uniteam. Ngayon, BBM, First Lady, Tamba, Congress, Senate, lahat kayo, pati mga secretaries, huwag nyong paabutin na sumilay, manilaw, yung prutas, yung pwede nang pitasin. And that's June 30. After June 30, huwag kayong magkamali sa ginagawa ninyo. Ngayon pa nga, mula ngayon, sinabi ko nga, January pa, hanggang June 30, I am expecting you to do something right. To do something tam na ano, yung kakatuwa ng Pilipino. Ano yung kakatuwa ng Pilipino? Drug test. Isa yon, di ba? Tigil nyo yung chacha. Resolution 10. Napakasimple, di ba? Eh wala eh. Panay Bopol. Wala talaga. So, ibig sabihin, lulun na lulun sila sa kanilang kahibangan, sa kanilang pangurakot, sa kanilang kaarogantehan, abuso, kaya talagang, balik ako doon sa tinanong mo, meron pa bang magbabago? Tingin ko, in just 4 months, wala na. Ano na yan, sealed na yung fate nila. Now, whether or not, BP Sara will rise up, depends on her. Wala tayong pakialam sa kanyang ano. We wish lang tayo na sana. Constitutionally, siya dapat ang sunod, succession. Pero, wag sana mangyari na somebody na isang retired na general o mga general o mga active na general magsama-sama and then they take over government. Yun ang nakakatakot. Revolutionary government. Because sabi ko nga sa inyo, maraming mga tao na nakikita ngayon, parang wala na talagang pag-asa. Kaya sinasabi ko, may pag-asa lagi. Kasi, tingnan natin, hintayin natin, 4 months, kung ano mangyayari. Kaya chill. Happy Valentine's lang, chill. Diba? Happy Valentine's, yan. Ano lang? Love. Si BP Sara, pinapakitang love Kalma. Niya si BBM. No, love niya si BBM. Oy, First Lady, wag kang magsiselos. Wag kang magsiselos, First Lady. Pero hanip, maganda naman talaga si Sara eh. Para nung bagay nga. Selosa pa man din yun. Joke lang yun, joke. Para matay, pero, masaya ng tao. Pero anyway, sige, madako na tayo doon sa ano. it was a big turn of events yung from the previous administration and this administration kung saan malaki yung pagkakaiba nung foreign policy
from China to US. So ngayon kasi parang yung sinasabi nga, 'di ba kanina nasabi mo nga sabi nila Browner na we will uphold, we will protect resolute force, sabi nga noon. Eh kung dito nga sa West Philippines, parang hindi naman nila kayang dinggampanan yung ginagawa nila. And even nag-switch sila ng side to the US, wala din naman nangyayari. So with this all issues na merong nangyayaring mga itong mga standoff with the China Coast Guard, do you think kasi coming election na itong taon na ito sa US, pag nabago ba yung president at nanalo si Trump, do you think may changes dito sa EDCA bases, dito sa West Philippine Sea issue na ito? Meron siguro. Either na i-fortify niya yung presence ng US bases, dagdagan niya ng mga gamit, or tanggalin niya totally. Because ayaw niya ng Hindi mo erratic si Trump no? Ganun-ganun si Trump Parang kleng-kleng bang-bang nga minsan Pero marunong, matalino So may experience siya na as a former president. So kung titingnan mo, masyadong na-stretch ang US dun sa Ukraine war tsaka sa Israeli war. And another war dito sa Indo-Pacific, tigpos ang US. Sobra-sobrang stretch out. Alam ng China 'yon, no? Alam ng China 'yon. That's why yung mga nagsasabi na hindi magge-gera ang China, maraming nagsasabi noon, mga respected din we respect them. I respect them. Pero ang sa akin from my point of view, bakit pa magpapakalakas yung China kung wala siyang intent na kalabanin ng US? 'Di ba? Wala siyang intent na kalabanin ng US. Bakit 1990 nagpalakas siya? Bakit 1995 nag-occupy siya sa Mischief Reef, nagpaalam siya kay Fidel Ramos kung pwede sila mag-occupy doon, pumayag tayo, nagtayo sila ng mga shanty, tatlo yung na bunker na gawa sa Bakal. Tapos noon, nireklamo natin, nag-file tayong protest. Hanggang ngayon, nagpa-file tayo ng protest. Hanggang ngayon. Sa mga ginagawa ng China. Pero, that is 1995. Ano na ngayon? Magto 2025 na. Almost 30 years. Tama ba? 2025, yes, almost 30 years. Pinakamaraming barko na sila sa buong mundo. Di ba? Yes. At meron na silang mga supersonic na mga hypersonic na mga missile, mga jet nila comparable sa US. Tama? Balikan mo yung 1995. Wala, masila. Tayo meron. May F5 tayo. May F4 tayo. Takot sila sa atin. Luma nga lang. Hindi, kahit na luma. Ang mahalaga doon, nandoon meron. Siya. Service. Inabutan namin yun. Yung mga ganun, yung mga classmate ko na F5 fighter pilot. Gusto ko maging fighter pilot noon Pero grabe. Pero yun nga, napabayaan. Yung sad state natin. Nagmarunong si Fidel, hindi naman pala marunong. Ayun. Tapos noon, yung mga salin-salin na buti pa nga, in fairness kay Pinoy, Noy-Noying. Buti may nangyari sa kanya na development yung armed forces. Diba? Modernization. Kailan ba nag-umpisa yung modernization ng AFP? 1995 kay Ramos. 15 years natapos, 2010. Walang nangyari, 38 billion lang ang pumasok. Pesos. 38 billion lang ang pumasok sa armed forces. Okay? So, suma total, parang yun din ang pinagbentahan ng Fort Bonifacio. So, somehow, pakonti-konti, inutik-utik na ganyan, imbis na one time, big time, benta ng Fort Bonifacio, eto na yung pera, sana buong pumasok. Hindi. 15 years, yun yung 38 billion. Mga ganun, thereabouts. Gawin mo ng 50 billion. So, nag-lapse na. Anong klaseng modernization yon? So, Pinoy, from 2010, naging presidente to 2016, naggawa siya ng panibagong batas na 2012 nagsimula, another 15 years. Matatapos ang 2027. Tatlong 5-year din na program. Tatlong phase. Tatlong phases din. So ngayon, nagsimula na tayo doon sa last phase from 2022. 3, 4, 5, 6, 7. 2027 matatapos. So ngayon,
sinasabi, dinanggal niya ni BBM, eto maganda, ginanyan niya, sinagot niya, dun sa separation ng Mindanao, etc., etc., pumayag siya na 2 trillion budget para sa armed forces modernization. Oh, de, oh, masaya. Masaya armed forces, di ba? Happy. Pero ngayon, credit na naman kay ano yan, kay PBBM lang, alone. Sasabihin, ay, ang galing ni PBBM kasi AP modernization. Oh, okay lang. Okay lang nga, give the credit where it is due. Talaga naman siya magbigay ng 2 trillion. And tanong, saan kukunin yun? Di ba? Tapos do sa arm, sa side ng armed forces, ang priority yata kumuha ng submarine. Ang sa akin, ang sinasabi ko, posisyon ko, okay lang kumuha ng submarine. In fact, that is an intelligent decision na magkaroon tayo ng submarine because ang dapat nga inisip ng defense natin, yung future wars will be what? Will it be dependent on fighter jets? Will it be dependent on aircraft carriers? Number of ships? Will it be dependent on drones? Or will it be dependent on the undetected, unseen submarines? Eh, siyempre, sagot, submarine. Kaya nga yung, titignan niyo yung lead ng Australia, and they develop niya armed forces niya, panay submarine yung kanya. 20, ang balak niya, 20, 10, ganun. At 20 yata, o 40. Ang US, number one sa submarine. Ang sa akin, ang wish ko lang, armed forces, Defense Department, huwag kayong mag-compromise. Huwag kayong bibili ng submarine sa Kastila. Huwag kayong bibili ng submarine sa French. Paano yung natalo sa gera yung mga yan eh? Bibili ng submarine sa mga nananalo sa gera. Yung magandang quality, number one rating yung technology nila, which is US, di ba? Sino pa ba yung magagaling na submarine ngayon? Actually, Russia nga. Problem eh. Oo nga po, 'di ba? Ang pagkakaalam ko, bumisita nga si PRRD nung siya bumisita siya sa Russia for this plan to buy a submarine sa Russia. Hey, ano 'yun? Tingin ko doon dinadanggil dang marunong si Digong eh. Si Digong kunwaring kunwaring FU eh. Tignan niyo ah. Kung si Duterte talaga ay maka-China o maka-Russia, no? Eh bakit niya dinoble yung sweldo ng armed forces tapos nung tinaasan pagbili natin ng mga gamit. Dinire-ready niya tayo. Sabihin kampi sa China si Duterte. Marunong si Duterte, ayaw niya lumaban ng gera. Yun lang yun. Ba't ka lalaban sa gera na bato lang naman yun? Bato. Scarborough, bato. Yung mga isla nga lubog nga yun eh. Eh bakit tayo magkipaggera? Danger mo, hindi tayo handa. Anong ginawa ni Duterte? In 6 years, pinundahan niya yung armed forces. So, kung pwede nga forever yung tao, di sana ano eh. Kaya nga balik dami ka tayo. Dami mga bagong BRPs nung panahon ni Duterte eh. Yung mga talagang meron pa tayo yung mga Black Hawks. Yung tawag doon? Yes. Yung Apache? Yes. Ang problema, sino ang may kasalanan kunyari na yung procurement natin mali? Ay, wag ko na ayaw, maraming magalit sa akin pag sinabi ko na mali. It would have been better sana. Na yung procurement natin, yung mga generals natin, sana kung nag-isip sila na kung mag-ano na rin lang tayo, mag-modernize na rin tayo. Di ba dapat tama lang na mag-modernize tayo, na iaangkop natin yung modernization natin into what is happening sa buong mundo, na yung future war will be fought in this manner. For example, gumagamit tayong lahat ng pana ngayon. Pana, tsaka bolo, sibat, di ba? Bow and arrow. Mag-modernize ka. Ano, bibili ka ng pana o bumili ka ng barrel? E di ba doon ka na sa barrel? Barrel. Gumagamit ka ngayon ng barrel. Ano, panay barrel ang bibili mo? Eh di bumili ka ng kanyon, di ba? Bumibili ka ng ng mga kanyon, tangke, ganun-ganun. Eh yung mga kalaban eh, panay daka-drone eh. Panay fighter eh, di ba? Oh. So, iangkop mo, Anman. What will be the future of warfare? Doon tayo kulang. Because, realistically speaking, dalawang problema natin, yung binibili mo ngayon,
the problem with the 15-year horizon, tatlong horizon, first, second, third, 15-year horizon in development, is yung that time. Yung binili mo ng first year, luma na siya sa 15 year. Yes. And then, bakit naman kasi ganun? Bakit 15 years? Kasi nga pera. Dapat sana, right away, andyan na yung pera, kung trillion ang kailangan, ayan. Tapos, yun na. Nandun na tayo para shopping list ngayon ng armed forces. Ngayon yung armed forces, ang isa pang problema, sabi ko nga, aside doon sa pera, at saka yung time na ang tagal-tagal, luma na yung pagka natapos ka ng 15 years, yung binili nyo ngayon mga frigate ngayon, at yung mga FF na yan na aeroplano, FA-50, na ano siya eh, kumbaga sa ano, hindi natin afford yung F-16. Bumili tayo FA-50. Basta may jet lang. May fighter jet tayo. Masabing meron. Eh, di kita niya ng China, ano laban natin? Di ba? Wala na. Tatawa. That's why, sabi ko nga eh, magmo-modernize ka, itapat mo yung sarili mo na mapapagera ka. Or kung kunyari, limitado yung pera mo, dapat isipin mo, kung limitado yung pera mo, saan ako pwedeng mag-modernize na talagang sasakit yung kalingkingan ng kalaban ko? Para hindi naman sayang yung pera natin ginastos. Kasi, again, sinasabi ko, every peso that you spend for modernization means less peso being spent on government services like health, education, infrastructure. Kasi pinapriority mo yung modernization ng armed forces eh. Kunyari, nagpondo ka ng 500 billion. Ngayon, 2 trillion. Saan pupunta sana yung 2 trillion na yun kung nilagay mo sana sa infra, nilagay mo sa kalsada, sa tulay, sa mga kadiwa na yan. Sana binilang mo ng mga truck yung mga farmer, lahat ng farmers cooperative para pwede nila diretso sa mga warehouse yung kanilang products. So dire-diretso na, wala nang middleman. Babagsak yung presyo ng bigas. Mga 30 is good, 25 is good. Kumikita ng mga day farmer, diretso nila sa Kadiwa Center o sa NFA and then, ay nako, ewan ko ba, bakit ko ba problema yan, hindi ko problema yan. Eh, may isa pa kasing problema dyan na Captain Dado eh, bukod sa sabi mo nga, hindi napapanahon yung pag-purchase. I mean, time in time, paiba-iba yung ano, kasi pa-modernize ng pa-modernize. Eh, ang problema, bukod sa merong budget sa ngayong phase na ito, eh, yung iba naman kasi, corruption din ang problema sa tingin nyo ho. Wala eh. Talagang, yun nga eh. Hanggang di natatanggal yung corruption. Hanggang di natatanggal yung corruption. Ikot-ikot lang tayo. Sa cycle. Gaganda ngayon. Tapos nun, gumandang ganyan. Gumandang ganyan. Pagdating kay Duterte, pumunta sa ilalim. Tapos ngayon, nasa ilalim tayo, hopefully magkaroon ng pagbabago. Papanig na naman tayong ganyan. Kaso pagkalipas na naman isang magaling na leader, bagsak wala na naman. Kasi sistema ang problema. Reboot ang kailangan. Ngayon, ang tanong dyan, papayag ba kayo i-reboot? Maraming may gusto, pero marami rin ayaw. Kasi either na natatakot o kaya na nakikinabang o whatever. Meron silang comfort zone, hindi natin alam. Basta sa akin, mahirap maging politiko. Kasi napakagago na sistema natin. Pero speaking of reboot, sir, hindi ba't nung panahon ni Duterte, we wanted reboot in the name of federal government. And yung pamamaraan kasi siguro yung problema yan, di ba sir? Kasi yung ginawa dito sa pirma na ito, parang underground eh, parang patraidor ang ginawa. Traidor sino talaga. Sino bang may ayaw nung pagbabago or even reboot nga para at least mapalitan na yung mga ganitong sistema? Eh, problema nga, binastos tayo eh. Eh, gigisa ka sa sariling mantika, imagine that. Oh. Pera ng taong bayan, pinambabayad nila sa mga tao. Eh, yung tao naman, pobre, pumayag. Kinuha yung pera, di ba? Tapos ngayon, angal-angal sila, hindi nila alam, nililang sila, etc. Pero pinupwersa pa rin nila na ipasok yung magbago yung konstitusyon. Eh, something is wrong. Merong maitim na budhi na nagpapatakbo nitong lahat. Ngayon, ang tanong ko sino. Diba? Sa tingin nyo ba si Tamba,
kaya niyang gawin yung nag-iisa. Siya lang, nakaisip lahat niyan. Kung sa kanya, tinuturo lahat sa kanya na siya ang nagpromotor nitong PI na yan. Ganun ba katalino? Ganun siya kagaling? Or balik tayo doon sa sinasabi ko na you're no good but a second-rate trying hard copycat. Ginagamit tatay mo na ma-extend ka sa posisyon. Baguhin mo yung konstitusyon. Ano eh? Xerox eh. Yung strategy eh. Parang ganun ang dating. Sorry, okay, BBM. Okay. Ganun ang dating. Ngayon, sana mali ako. Pero, how can he say na hanggang ano lang, economic provisions lang. Na unang sinabi nga niya, patitigil niya yung PI. E tumuloy eh. Di ba? Tapos ngayon, nasa Senado, pinag-usapan nila. Ano yan? Di ba sinabi rin niya, the same person, sinabi, hindi papayagan niyang ICC. Pupunta sila dito, turista lang. That was campaign period. Turista lang. Tapos yung presidente na, ganun pa rin. Wala, hindi pwede. Hindi, they do not have the jurisdiction. Aba, biglang ganun-ganun, pati yung mismong kanyang secretary justice, iba yung kwento. Nakukompuse na. So, ngayon, parang mas lumalamang na yung ICC itutuloy kay Digong. Di ba? Kaya nga, the same person, Chacha, tapos nun, itong ICC, the same person. Question, will you trust that person? Pabago-bago? Di ba? Yan nga po. Will you trust that person na yung future ng anak mo, yung future ng kinabukasan ng bansa natin, itatrust mo yung ganon? Sa akin, hindi. Sa akin, ha? Hindi. Masasabi ko, hindi. Wala akong tiwala na sa'yo. Binoto kita BBM, pero wala akong tiwala sa'yo. Bakit? Kasi nga, kitang-kita yung asta mo eh. Mali eh. Kinipilit mo baka kaya naman, yung... Baka naman, sir, may mood swings lang. Parang paiba-iba. May mood swing, parang babae, parang ganun. Ngayon, iba bukas. Hindi ka dapat naging presidente pag ganun. Tatakbo ka ng presidente, kaya pasintabi to sa mga gustong maging presidente ng Pilipinas, o kaya dami na, pati senador, tsaka congress. Pagka ganyan ang aasta nyo lang, wala, talo kayo. Talo taong bayan. Ngayon, ang taong bayan, dapat, di mo talaga nag, kaso nabudol eh. Nabudol nga eh. Paano nga, sweet nothings eh, no? Talaga ka, nabudol talaga eh. Grabe eh. Hindi dapat, you know, dapat may standard tayo. We should learn. Dapat may standard tayo. Kung presidente, so far, ang standard natin ng presidente na walang sabit, si Digong, si PRRD. Siya yung standard. Hindi baling nagmumure. Hindi baling PI, di ba? Hindi baling FU, America, FU, European Union. Wala yun eh. Pilipino tayo. Ganun din na Amerikano. FU yung nadidinig ko nung training ako sa Ranger eh. Pero, you know, okay lang yun. Nagpe-perform yung tao. Isang salita niya, tanggal yung laglag bala. Isang salita niya, yung droga, nakwel. Ngayon, ang dami nagsasabi, bumabalik yung droga. Ang dami. Ang dami natatakot ngayon. So, may standard tayo ng presidente. Yun yung problema ni BBM. Yung kanyang pinipilit na gawing standard, yung tatay niya. Ang problema, yung tatay niya, nagkaroon ng sabit na na-boot out eh. Na-boot out siya ng people power. Si Digong, matapos yung termino niya at yung tao, binoto pa yung anak niya na siyang nagsabi, iboto rin si BBM. Tandem, unity. Kumbaga sa noon, nandyan yung following ni Duterte na kahit anong mangyari, nandyan yung tao para sa kanya. Hindi nga lang niya sinasabi, munta na tayo sa kalsada. Ganong kabait si Duterte. Ayaw niya na may pahamak na tao. Yun yung pananaw ko, ha? Pananaw ko yun. It could have been na, at saka, ang taas ng galang niya sa anak niya. Kasi it could have been na, ngayon na. Hindi, matalino pa yung tao. Kasi alam nila yung section
4 Article 7 ng Constitution, yung sinabi ko sa iyo kanina. 4 years. 4 years, yes. TikTok, June 30. So, may standard dapat yung presidente. Si Digong nag-iwan na standard. Given na sana, talagang bobo. Ba't mo pipilit yung standard mo na, ano, ito na nga yung very recent. Adjunct to the time. Sakto. Ito si Digong. Yan yung gusto ng tao. Ayan na, binoto ko nga dahil sa kanya. Dahil sa mga Duterte. So, baitan mo lang dito. Hanggang sa matapos ka. Hindi. Pinakita mo yung kawalangyaan ninyo. Hindi mo na mababawi yon. Yun yung problema niya. Kumbaga sa handicap, nakita na ng tao na plastic siya. Kunwari ka lang eh. Balik tayo doon sa pinalibing. Di ba? Napakawalangyamang klaseng tao. Tapos nun, manggagamit ka pa. Tapos sinungaling ka pa. Ganyan-ganyan ka. Hindi mo malaman eh. On-off. Ano ba? ICC hindi. Oh, Constitution hindi. Ganun eh. Walang isang salita. Nangako. Ano? Napako. 2 taon na. Ganun pa rin yung bigas. Pataas pa. Di ba? Huhulihin yung mga importer. O ano na nangyari? Wala. Wala eh. O yung wala nga makulong. Kumbaga sa ano, so what now? O, balik tayo, inaasahan ng tao yung standard na yan, yung standard. Hanggang hindi siya pumapalik doon, wala. I'm sorry, hindi siya makakatapos. Hindi siya makakatapos. Because ang pilit na hinahanap ng tao, eh, magaya niya ito, yung Duterte standard. Yun ang pilit na hinahanap ng tao. Nagkataon, may vice-presidente na Duterte. Sara Duterte. So, pagka siya, itong si BBM et al. Eh, yung kanilang term mo na lang, kunyari, sindikato, yung kanilang ginagawa, kapalpakan nila. Yung kanilang barkada, barkadahan. Whether sa, kung totoo yung droga, question mark, kung totoo yung droga, still needs to be verified. But dahil si BBM, ayaw pa rin, wala pa rin, dead ma. And then all this talk about charter change at saka corruption, wala, dead ma. And then yung performance mo na imbis na pumunta ka sa mga nag PI talaga, PI, PI. Sorry ha, PI. Bakit? Nagpa-party ka. May hinuhukay pang bata doon. Putra, dito talaga. Wala niya eh. Napaka-insensitive. The height of insensitivity. Anong klase kang presidente? Hanip ka. Pero pumunta naman siya, sir, ah, sa Davao. After 2 weeks nga lang. Oh, yun nga eh. What for? Kasi nga, hindi ka, yun yung problema, na pagka ikaw, hindi ka totoong leader at trying hard, second rate, copycat, pussycat, oh, wala. Hindi mo alam yun. At the spur of the moment, yun sa takda ng panahon, dapat, alam mo kagad yung gagawin mo. Kasi normal sa iyo ang pagiging leader. Alam mo, kung kailan ka, position of strength. Anong gusto mo? Ganun ba si Duterte, di ba? Kaya ako nakaka-relate sa kanya kasi, ano eh, hit na hit niya yung aking pananaw na isang leader. Meron kang switch. You can be as ruthless as you can be. You can be as hardline as you can be. Determinado, ito. Sino ba masunod dito? Diba? And you can be so kind, compassionate, soft, so generous as you can be. And that is the type of leader that the Filipinos nakita at na-experience. Yun yung standard, si Duterte. Kahit anong sabihin nyo, nagmumura yan. Puta na, maganong-ganon. Wala yun. Kayang palakpasin ng taong bayan yun because lahat naman ng tao, kahit papano, in their hidden skeleton in the closet, nagmumura din, di ba? Yung iba nga, pa-English-English pa eh. Shit! Mga ganun-ganun pa, di ba? Pa-social na mura. Pero kung titignan ninyo, nagpe-perform tong tao. Iniwanan niya ganun na bakas. So ito, pinipilit niyang abutin. Hindi siya eh. Yung tatay niya. Kaya, mapapalpak talaga siya. So, if he continues in the next so many months, he will not last unless he is able to close the circle na kinokorap niya ng mga agency.
Yan yung problema. Pero sa tingin ko, hindi niya kayang kurapin ang armed forces at yung PNP. Tingin ko, ha? Hindi niya kayang kurapin. Bayaran mo ng pera, tanggapin lang nila yung pera. Pagdating ng takdang panon, sorry sa'yo. Ganon. Matakot siya sa AFP. Na dapat, makinig kayo, mga taong bayan, dapat lahat ng politiko at nagnanais maging politiko, matakot kayo sa armed forces ninyo at sa PNP ninyo. Kasi, yung mga yan, pagka nabuisit sa inyo, yari kayo. Yari kayo. Tatanggalin kayo niyan, mga yan. At pagka yan, naghihintay lang ng makita yung taong bayan na taong bayan ng papasweldo. Taong bayan ng papasweldo. Okay, tapos i-orderan ninyo na lusubin min tao. Pagka nagkalsada ang tao, wala na, tapos sila. Wala na. Pwede na lang, ha? Pero bakit wala pa nagtatawag? Panay rally, prayer rally. Di ba? Nung pansin nyo, di ba? Panay prayer rally. June 30 kasi, yung constitutional provision. Yun ang pananaw ko. Okay. Now we understand. And, no amount of money will change the ideals of this. Uniform personnel natin. Pero yes. Ang tanong ko, sir, ano masasabi mo doon sa mga dating supportado si Duterte? Like mga vloggers, even before, na talagang sila yung mga tinitingala natin, mga vloggers, na talagang defender ng mga Duterte. Pero ngayon, nandito na. Kumbaga, yung iba nga halos mumurahin na si Duterte. Alam mo, magpasalamat tayo, no? Magpasalamat tayo, Joe, na nandito tayo sa posisyon na hindi natin dinaanan yung dinaanan nila. Okay. Ano yun? Na nagkaroon tayo ng kunyari, dinaanan natin yung sitwasyon na sila na-opera ng pera. So, isa yun, na-opera ka ng pera. Pangalawa, magkano yung in-opera sa'yo? Tapos nagkaroon ng hagel. Iba, daang milyon. Iba, ilang milyon. Iba, 20 mil lang, 40 mil lang. So, yung iba pa aralin sa ibang bansa. Pero kaya nga eh. Nadismaya kami. Nakikinig kami doon. Minsan, ang sinasabi ko nga sa asawa ko, hindi ako boto na ganito. Because sometimes, nagiging parang, one-sided. Pero yun nga eh. Nag-aral na. Kaya sabi ko, sana man lang, yun ang tinawag eh. Kung statistics na lang eh. Di ba? Magaling daw sa statistics. Baka yun ang tinanong. Pwede yan. Pwede yan, lusot yan. Kasi highly improbable, pero possible. So, mga sa lusot na yan. Kahit ang karoon ng investigasyon, wala pa naman nakukulong sa ganyan kasi pahirap patunayan yung sa PCSO na yon. Pero yun nga eh, parang niloko niya yung taong bayan. So, buti tayo wala sa posisyon na tayo ang binalandrahan ng pera sa muka. Di ba? At ang posisyon mo ngayon, mga ibang vlogger, kayo ang humuhusga sa kanila. Pero masasabi ko, lahat ng tao may presyo. Dinaanan ko yun, lahat yan sa buhay ko. Lahat ng tao may presyo. Siguro ang presyo ng isang tao, 10,000. Yung mamamatay tao, 10,000 lang, papatay na. 10,000 lang, kahit limang... May mga bata nga ako eh, isang kahang sigarilyo, okay na eh. Na yung mga ano, ex-con. Mga tao ko dati sa Intel na tumira ng mga NPA, mga rebelde. Kaibigan lang, barkada lang, budel fight. Samahan, walang iwanan. Nadala ko sila, 10. Ang daming kinatay. So, iba yung ang pananaw mo is kayo mga nasa prinsipyo. Pero kunyari, ang tao nga, pagka tinapatang ka kunyari ng 100 million, di ka mag-iisip. Kunyari, bigyan ka ng 100 million. Ganito ang gagawin mo. Ito yung storyline mo. Ito yung bablog mo. Ito, etc. etc. Mag-iisip ka. Kasi pagkakataon mo eh. Magalit yung iba. So what? Masaya ka naman. Mayaman ka na. Pwede mo tumigil ka pagkatapos yan eh. Di ba? 100 million? Paano kung billion ang inabot?
Paano kung may 1 billion o 500 million? Paano kung ganon? Kaya nga, kunyari, yung opposition. Ay, sino yung nag-imbestiga? Sa PCSO? Di ba? May Rapid sinasabing 1 billion? Oh, Rafi Tulfo, Coco. 1 billion daw? Ang ano, tsaka 400 million. Totoo ba yun? Question mark. So, lahat may presyo. Ngayon ang tanong, ang dapat lagi mong nilalagay sa isipan mo tsaka sa dibdib mo para guided ka that you should have the strength of character, the moral fiber to say no. Pagdasal mo na pagka inoffer sa'yo ng demonyo, hindi mo tatanggapin. Maraming yun. Operang ka ng ilan na ba yung dumaan sa kamay na namin na oper pero meron yung unang-una sa akin, tiniente ako eh. Inoperan ako eh. Ayun, pinabaong ko, patay. Dapat patay. Ganun ano, pag inoperan ka eh, busalan mo pa siya. Ay, hindi nyo alam to, hindi ko nabablog yun. Sa'yo ko lang sinabi. Just to stress the point. Tiniente ako. Ang sabi sa akin, ang gagawin ko lang, magpatrolya. S23 ako. Intel operations ng isang scout ranger company sa Davao del Norte. Diba? Davao del Norte. Ang sabi sa akin, magpa-operate lang ako magpa-operate para yung NPA hindi makalapit sa kanila. Tapos nun, yun na. Operate. Sabi nilang ganun. Para makakababato sila. Ha? Pati ba yung mga general, may ganun din? Na you think na itong mga ano active general pwede rin ako tiniente sinabi sa akin. Ay oo nga no kasi kung ikaw nga tiniente eh how much ako, yung sinabi sa akin yun eh. Nakaharap ko kausap ko talaga. Alam mo tapusin yung kwento ha tapos nun pagka sabi niya alam mo pangako magbababasa ng 12 na ta isa para sa akin Nara Nara. Kaya, mahal bakit baha ngayon? Bakit baha ngayon dyan? Kaya nga nabaha dyan, eh. Putragis din. Eh. Nung panahon namin, na baha na dyan. May namatay na sundalo sa amin noon na isang operation. Isang section na baon. Namatay yung anim o pito. Patay eh. Ang gagaling ng mga sundalo, sayo, mga ranger. Na baon eh. Eh. Nag-landslide yung bumbundok sa kanila eh. Nakapon. Wala, patay. So, ang ano dun eh. Tapos eh, nung sinabi na isang truck lagi sa akin, ang presyo ng isang truck noon, 10,000. Isang araw. Ang para sa akin. Araw-araw. Yun ang ibabiyahe. Araw-araw. Area ko yon patrolya lang kami lagi doon ng mga ranger. Tapos noon, nakikisingit yung isang sundalo. Sir, Per day. 12 truck araw-araw. Nang grabe, nang kahoy nun, ano? Dami. Tapos nun, isang truck sa araw. Tapos nun, nag-compute na siyempre ako. Yung tao ko, na taga-tulay. Sir, 6 na buwan ang laging season. Bago mag-uulan, 6 na buwan. 30 times 10,000. 300,000 times 6, 1.8 million. Oh. 1980s yun. 6 months. Nako, 1986. Maliwanag. Hati tayo, sir. Sabi sa akin nung tao, ng ano ko, kapwa sundalo, na ano, tiga ano tayo. Kung 1.8, tigna 900,000 tayo. Punsa, hanip. E, siyempre. At that time, magkano yun? Laki nun, ha? 1980s, grabe yun. So, sabi ko, okay sana yung offer mo eh. Pinadama ko pa. Okay sana yung offer mo, maganda. Kaya nga lang eh, ambisyo ko mag-chief of staff eh. Yun lang. Ambisyo ko mag-chief of staff. Kasi later on, pag ako, nasa opisina ko na, o kaya ano, 4-star na ako, sabi mo ganun. Eh baka, ikaw matanda ka na, baka bigyan, eh gago yan, magnanakaw yan, kumukulimbat ng pera, etc. etc. Eh pangit. Sabi ko. Walang legacy. Oo, sorry ah, sorry.
Tapos mamamatay ka na ngayon. Pero ang problema nga dyan, sir, oh, hindi nyo tinanggap, meron namang kawatang tumanggap. So, ganun pa rin. Mandun pa rin. Patay nga siya. Pinabaong ko eh. Ganun. Patay. Yun yung number one. So, anyway, ito na lang. Ano masasabi nyo doon kay Senator Amy talking against the government? No, ito. Ano masasabi nyo po doon? Ano eh? Convinced parang or not convinced? Hindi ako convinced. Parang ang tingin ko sa kanya, she's just saving her the name. Mm-hmm. And then her name. Mm-hmm. The name Marcos. Tapos salita-salitang ganyan. And then pangalawa, her name. Pwede siyang maging vice president one day. A senator, na pwedeng tumakbo, etc., etc. But is she doing it for the Filipino people? No, she's not doing it for the Philippines. That's how I look at it, no? Hindi. Kasi kung talagang ikaw, makabayan ka, at yung puso mo, etc., etc., there's a limit dun sa kapatid mo, eh. There's a limit. Na, sa pangalan ng Marcos, pagkamali na wrongdoing. Ewan ko, ha? Pero bottom line, hindi mo dapat isapalaran yung future ng bansa, yung future ng mga Pilipino, kung merong nakikita kang mali. Kasi ngayon, sinasabi niya, may mali doon sa Chacha. Mm. Sinasabi niya, may mali doon sa PCSO, lahat. Panay ganun eh. Panay lip service, pero walang conclusive na ano ba talaga? Saan ka ba talaga? Yung ganun ba? Kaya nga sa akin, ang tingin ko sa kanya, ang basa ko sa kanya, she's trying to protect the Marcos legacy, pinalagaan yung mga Duterte para kung kunyari hostile ang Marcos at yung asawa and si Tambalaslos dito kay mga Duterte. Mm-hmm. Siya lang ang nandito sa panig ng mga Duterte para ma-salvage situation, at sinabi pa niya, I will try all use all available resources or all other means na para masagip yung UNITIM. Hindi mo sasabihin yun. Para kay? Para makita na merong Marcos dito sa mga Duterte, merong tapos na lalabanan to. Buti kung nilalabanan mo todo, hindi naman. Nandun pa rin exactly. Yung question. Kaya nga exactly. Sabi sa akin, ha, kaduda-duda. Pero, without that, okay, ha, dun tayo sa mas higher na level. Without that, without the statements of Amy, without the statement of Tulpo, Coco, sino pa ba? Lahat silang senator. Yung si Villanueva, lahat sila. Even Bato. Saka si Robin. Bongo. Si Robin. Si Tulpo. Siyempre si Tulpo dahil sa piseso. Without all the statements, no? After hearing everything, sa akin, no go kayo. Bakit? Resolution 10. Balik ako dun. Stick to the issues. Tama ba yung resolution 10 na hanggang ngayon pinag-usapan ninyo resolution 6 na tungkol sa Chacha na recent, samantalang yung resolution 10 dated 2011-2012 nung na-adapt, wala. Hindi nyo pinag-uusapan. Nandun pa rin kayo sa liquidation by certification. Anong ginagawa nyo sa taong bayan? Naloko nyo. Binubudol nyo. Hindi na dapat pumayag ang taong bayan. June 12. Chill lang tayo ngayon. Pero pagdating ng June 12, that's almost June 30. Yun na. Okay na tayo. Pwede na. Lapit na rin. Oo. Lapit na. Format ko. So, kalma lang June 12, I hope everyone will carry it. We'll pag-usapan na lang kung paano. Kasi kung ang dami natin, kung talagang national proclamation yan, national na Independence Day. Di ba? I-celebrate natin Independence Day. Ano?
Malacanang lang ba magse-celebrate niyan? AAP lang ba na AAP parade o yung mga LGU lang? Bakit hindi tayo na taong bayan? All 110 million Filipinos. Let's celebrate in our household. Labas tayo. Ang yun nga na lang ang question mark, saan? Ayoko namang sabihin ko saan. De maghanda kayo, maghanda sila, guguluhin tayo. Ayoko. Diba? Tsaka na lang yun saan. Mga in a few days before. Pero ngayon, at dapat alam ng tao na June 12 is our proclamation of independence. Independence. 126 yata na independence natin. Pram, corruption. Pram, a bad system. Bad governance. Lahat ng bad. We will proclaim our independence. Tama na. Ayaw na namin. Dapat ganun. Ito na lang. Tanong ni Kai Spencer, ano bang masasabi nyo kay General Galvez? General? Galvez. Galvez? Oh. Kasuhan. Kasuhan pagka may ebidensya. Pero kung, alam mo si Galvez, no? Palaki namin yan eh. Delta Company yan. Kinabog-kabog namin yan. Yung mga sa ano. Kaya nga, ang nagtataka ko, nung kinusyon na sa akin yung question ni Tulpo, bakit ganun? 26,000 na surrenders pero 4,000 lang yung baril? Eh, mali naman kasi talaga. Mali naman sila Tulpo doon. Bobong, ano ba yan? Pinalalabas nila, magkurakot yung tao. Hindi mo ka pwedeng makakakulambot ng pera, kunimbat ng pera, sa ganung paraan. Hindi ganun ang nakawan. Masyadong naib. At si pipili nila, tatawanan nila, 26,000 na surrender, 4,000 yung mga tao. Ako, I'm for Galvez. Kakampi ako si Galvez. Because a person is presumed innocent until proven guilty. Bakit all this time, hanggang ngayon sinasabi ko lagi, question mark si Bongbong, si BBM na nagdodroga, pakita ka ng proof, etc., etc. Pakita niya yung ano, yung ano na yan, yung pornography, ano tawag doon, yung pornic video. Because person is presumed innocent until proven guilty. Pero wag naman yung harapan sa Senado, nationwide, may pamilya yung tao, bibirain mo, palalabasin mo, magnanakaw ka at yung buong agency mo. Mali yun, galit ako kay Tulpo nun eh. At nagagalit ako kay Galvez kasi hindi mo ma-express yung sarili mo. Nagkataon lang yung tao eh, hindi ganun ka maboka sa English eh. Yung nauuna yung thought process kesa doon sa bitaw ng salita eh. Kumbaga sa ano, pensum. Pero yung vocabulary niya is ano, 286. Pero meron akong nakita a year ago kung saan this is also in relation with MILF, no? Sinabi, it was a hearing also, no? Nandun sila sa kortan. And sabi nung isang, kine-question ng isang August body, kine-question si Galvez, sabi niya, maaari ho bang ipakita nyo sa amin itong roster nung mga surrenderies, sabi niya. So ang sabi ni Galvez, sige, ipapakuha ko doon sa ano na yun, IDB, Independent Decommissioning Body. So last year yun. So ito naman, kine-question ni Rafi na pwede bang ipakita mo sa amin yung mga surrenderies na yan? So ganoon ulit ang sinabi ni Galvez, kaya doon ako nagtaka. Mali si Tulfo doon, pero mali din yung ano ni, bakit hanggang ngayon sasabihin niya kukunin pa lang yung mga roster na yan? Record? Meron yan record. Eh di niya akalain maaambo siya doon. Yun nga, isa pang mali mo. Mali ni Galvez. He came to the fray na hindi siya na magsasagot. Pero ang mali ni Tulpo, mali sila eh, no? Mali si Tulpo. At saka yung mga kasama nyo, si Aimee, sino pa yon? Si Estrada, no? Ang mali nila, ipipilit nila, madumi yung tanong eh. Kung para sa inyo na hindi alam, no? 26,000 surrenderies, no? 4,000 yung armas. At may parang ang layo ah. May discrepancy pinipilit. Eh ganun yung kalaban eh.
Merong, pati NPA ganun. Merong nagdadala ng armas. Pag tinamaan, may kukuha. May standby. Na merong kukuha ng baril niya. Para continuous ang laban. Kaya ngayon, 26,000 na yun. Pintakase, ganun. Hindi, hindi nga pintakase. Pintakase, lahat kayo magkakampi. Laban-laban ngayon na lalap yung parang sa manok ba. Labo-labo. Yung sinabi hindi, ni, ano, eh, ni Galvez eh. Eh ano na nga yung simple nga lang yan eh. Ang kalaban, ang sagot nga doon, Tagalogin na lang niya. Mr. Senator, ang kalaban, ganyan talaga. Eh tinanong pa siya yung combatant, di ba? Combatant. Pag-define na combatant. Eh yung may dalang baril. Pero alam mo, marami na kaming NPA na nahuling ganyan na ganyan ang sinasabi. Pagka may wala pa siyang baril, pero assigned na siya na next in line dun sa mamamatay na kasama niya. Kaya pagka bumagsak ng kasama niya, kukunin niya automatic yung baril noon. Eh, siyempre, tuwan-tuwa siya, kukunin niya yung baril. Pwede panalangin niya, mamatay na sana itong nauna sa akin. Kasi magkabaril na ako eh. Ganon yung kalaban. Ngayon, isa pa. Why will you bark at Galvez? Why will you bark at Galvez when he is only the implementing agency? He's just implementing. Ang dapat, batikusin dyan ng gusto, yung sino bang gago ang nagsabi na ganun ang sistema, na walang ano ba, yung walang, basta magpakita ka, warm body, meron ka 100,000. Ay, pinag-usapan mo, 2.6 billion. No? Ngayon, there's another way of putting it na yung 2.6 billion, baliwala yun doon sa ipapasok na peace doon sa area, doon sa buong area. Sipin mo, 2.6 billion ang cost sa government, because yung usapan ng mga nagpirmahan na from both sides, pumayag itong sinasabi pa ni Galvez na may international ek-ek na involved, nagpirmahan, IDD. In the first place, bakit hindi ang tanungin yung mga nagpirmahan, hindi si Galvez ang tanungin na siya yung nag-i-implement at binigay yung listahan sa kanya, yung listahan. Kung ako man yun, makita ko yung listahan, ito ba? O ano gagawin ko? Kukwestiyonin ko isa-isa yung listahan. Tapos nun, papakita mo. Sige, mag-form kayo lahat ha. Gusto ko isa-isa, alphabetical. O Alpha, Bravo, Charlie, o lahat kayo, 100,000. And then, o sige, may pera nang bumibigay. Tapos pirma-pirma, nasan yung baril? Bakit 4,000 lang? Eh yun nga sasabihin sa iyo, kasi pamilya yung nag-surrender. Ngayon ang ano diyan? Ang bottom line diyan, kahit ang pera, ang mahalaga diyan yung pera pumunta do sa mga tao. Yun yung mahalaga. Kasi kung pumunta doon sa mga implementor, yun yung question, yun yung mali. So may question doon sa listahan talaga, sige, fine. Hanapin yung listahan and then patunayan, ni-receive ba o baka fake yung mga nagpirma. Pero sinasabi naman niya at nagpatunay, ministerial si Galvez, ministerial. Yung mga on the ground, kung meron mang sabit yan, yung on the ground, yung mga nandoon, kinulimbat yung pera. Yun yung mahalaga. So bakit, ang tanong dapat na tama, ano ang mga checks and balance dun sa pagpirma? Tama yung tanong ni Ise, na senator. Wala bang, sige, 100,000 kung may baril. 50,000 kung walang baril. Yung mga ganun ba? Kung asawa, pag ganun. Yung may classification. Kung may baril, 100,000. Kung walang baril, ganito lang. Kasi may pinasabi pa si Galvez na 50, meron daw personal na mga armas. Kaya komplikado eh. Paano yun? Surrender yung personal na armas. Parang yung sa Makati namin, nung 89 ko, may sinurrender na mga armas na serialized sa gobyerno. Naglabas ako ng armas, kasama to sa negotiation, nandiyan, yung armas ng mga ranger, ng mga official, personal na armas. So, ito ganun din eh. Nag-personal na armas. Eh, bakit mo isusurrender yung personal na armas? Hindi naman yung pinag-uusapan. Kailangan ko mag-hunting, kailangan ko ng depensa ng pamilya ko. May mga warring na mga ethnic groups, di ba? Yung mga tribal. Tawag doon.
Oh, mga rival groups. So tama lang, pinayagan. Again, ang question, bakit pinayagan? Bakit yung mga... Eh syempre, nakikita nila yung on the ground. Nakikita nila. Kaya tayong nandito, eh dapat hinay-hinay dun sa mga salita because number one, you are a senator. Pupuntahan ko yung gusto kong mamayang sabihin, ano? You are a senator of the Republic of the Philippines. That does not give you the authority and the capacity na ganyan mo ang isang tao na naging four-star, naging chief of staff, naging boy bakuna. Di ba? Kasi parang binabastos mo yung tao na without him na hindi mo nga patapusin eh. Nagsasalita eh. Nagsagutan eh, di ba? Eh, hanggang sa nakita mo na I take offense doon sa sinasabi mo, Mr. Senator. Galit na yung tao. So, makikita mo eh, na dapat doon, be professional enough. And, question, sino ba yung nagtatanong? Di ba si Tulpo? Senator. Sino ba yung Tulpo? Ano nangyari sa PCSO? Yun nga. Nawala. Forgotten so, na. Bakit ganun kakagalit sa korupsyon nitong tao na sinasabi niyong allegation lang? Eh bakit? Bakit ganun? Biglang wala kang kasalanan? Ano? Bakit ganun? Ano yung sinasabi ni Maharlik? Mm-hmm. Ano yung sinasabi? Di ba? Kaya nga, kaya ako sa akin, well, after everything has been said, sa lahat ng ito, kalimutan ko na lahat yung sinabi ninyo, kayong mga senator, congressman. Kalimutan ko na. Isa lang ang gusto ko madinig sa inyo. Resolution 10. Hanggat wala sa inyo na nagsasabi na kabalbalan niyang Resolution 10 na yan, kawalangyaan niyan, mali yung Resolution 10 na yan. Lahat kayo, mali sa akin. Ganun lang kasimple para sa akin. I do not want to complicate things. I do not want to believe Amy Marcos. I do not want to believe Tulpo. I do not want to believe Robin. I do not want to believe everyone. No? And then, nagmamalinis sila sa mga hearing and then ngayon magbabangayan sa chacha tapos ngayon eh ang dating eh panay mga gunggong din naman Resolution 10 ano nangyari wala so meanwhile habang nagkakaroon ng bangayan at tumahanga na yung tao at sinasabi boboto ko to vice president boboto ko to senator ulit bibigyan ko ng panibagong term meanwhile nagki-clear sila ng walang resibo every month tama ba yun? Eh gago, tanga tayo eh. Tangang Pilipino. Tanga tayo eh. Mahilig tayo na madala sa vaudeville, sa periyahan, sa mga show. Eh yun, nagpapalabas sila. Kaya ako, ayoko nang panoorin eh. Ayoko nang panoorin. Matapos kong mapanood sila yung mga magagaling, sila Davide, di ba? Sila Monsod, yung mga constitutionalist. Ayoko nang panoorin yung ano kasi sinasabi nitong constitutionalist eh, huwag niyong baguhin yung constitution. It is a dance to death, di ba? Sabi ni David. Excuse me, ni Davide, si Villegas, not the time to change the constitution. It is not perfect, there are many mistakes, but it is not the time to change. Ganun lang kasimple. Bakit niyo pagkakatiwala yung constitution natin sa mga tao na may question? Sa pag-iimbestiga nila, imbestiga, walang nakukulong, walang nangyayari. Nagka-imbestigahan sila sa SMNI, palpak pa, natakot sila, kinulong sila Celis tsaka si Badoy, nagalit yung mga P-Mayor, ano nangyayari? Umurong sila, umurong yung tumbong. So you see, itong mga to, nagmamarunong, nagmamalinis, pero ang dumi-dumi naman nila. Because as long as nandyan yung Resolution 10, ibaon yun sa utak ninyo, sa kokote ninyo, taong bayan, hanggang sa nandyan yung Resolution 10, wala kayong dapat pagkatiwalaan sa kanilang lahat. Kaya kung magkakaroon ng panibago na eleksyon 2025, magboto kayo ng bago. Gagawa akong listahan na ilalagay ko yung mga pangalan na sa tingin ko karapat dapat yun ang iboto ninyo. Yun ang ikokumpanya ko na mga tao. Pero itong mga to, wala. Kasi dekada na yan eh. Tipin yung tapos sasabihin yung 26 billion na insertion. Eh kung di ba kayo tanga eh. Eh ginawa niya yung batas na yan eh. Bakit nyo pinaraan ninyo? Dumansin nyo yan. Tapos ngayon sasabihin nyo, may insertion di nyo nakita. Ano ba yun? Di lahat kayo dapat disinwelduhan. Ano klaseng kong senate yan?
Di ba, tapos itong Congress ipipilit yung PI. Kaya nga sabi ko nga eh, huwag ka magpapadala sa emosyon. Baka mataki lang tayo. Hintayin yung June 30. Hintayin yung June 12. Pero paano yan? Parang atang sa mga survey, parang naglalaban nata itong dalawang ito, Sara at saka Tulfo. Ano masasabi niya doon? Walang panalo si Tulfo kung tatakbo siya sa presidente. Walang panalo si Tulfo. Ang tingin ko dyan, tatakbo yan ng vice president. Sisecure niya yung pagka-vice president. Ang magtatakbohan dyan ng vice president, Tulfo, si Robin, si baka si, ano, si Aimee. Yan yung mga pwedeng tapakbo. Hindi natin alam kung paano mag-unfold yung situation, pero sa nakikita ko, hindi sila tatapat kay Sara. Alam nilang talo sila. Sayang. So sa, pero, so sa president, sino sa tingin mo ang tatapat kay Sara? Wala. Walang pwedeng tumapat kay Sara. Kung meron man, talo. Panalong sigurado si Sara. Destiny na yun kay Sara eh. Kaya nga, kung sino man ngayon ang nag-aambisyon na tapatan si Sara, ay, mali. Hindi dapat. May mga nagsasabi nga pala, no, sabihin ko na rin, mga followers na sinasabi, tumakbo daw ako, tumakbo. Sabi ko, no, hindi. I will support Sara all the way. Because I see the goodness in the person. Yun yung sa akin, from my point of view. Pwede nga sa, ba't kung magpapa-identify kay Sara? Bakit? Masama ba magpa-identify sa isang mabait na tao? Sa isang totoong tao? Sa isang totoong Pilipino? Masama ba magpa-identify? Gusto ko doon ma-identify sa matitinong tao. Ayoko ma-identify sa mga napakawalang yan, mga tao, mga manggagamit, mga kriminal, mga abusado, mga ganun ba, mga sinungaling. Gusto ko, dito ako kakabit, dito ako susuporta sa mga Duterte. Kasi proven eh, proven. And if have to fight. Hindi ako nagsisipsip. Nakikita ko lang, I'm just speaking my heart out as a Filipino. We have to stop yung mga kalokohan na nangyayari. Too much na. Pagka hindi kaya na isang Sara Duterte, that's the time na I will challenge yung kung sino man yung nakaupo. After a Sara Duterte, I will challenge and I will run. Eventually, I will run after a Sara Duterte. Pero ngayon, I will support Sara Duterte. Kasi hindi pwedeng palakpasin ko yung golden opportunity na pwedeng bigyan siya ng time na kitang-kita naman nandun sa kanyang dugo yung tatay niya. Nandun yung suporta ng tatay niya, nandun yung suporta ng tao, nandun sa kanya yung katangian na hinahanap mo eh sa isang tao na magmamalasakit na pwedeng baguhin yung Pilipinas. Nga, kaya nga maganda eh, siya na muna. pagka kung ano yung dinayos, ako yung magdadaspan. Ako yung magwawalis kung ano yung natira. Ayusin na muna. And we can support her We can support her. Pero right now, ang support natin is not yet. Relax. Chill. Kalma. Kalma. Ganun lang. Mm-hmm. Ang dapat ang style dyan is yung hintayin nyo lang, alam nyo yung nangyayari, kwento nyo yung nangyayari sa mga kaibigan, sa kapatid, sa mga kamag-anak, kwento nyo lang so that everybody's aware. Pagka biglang June 12, ayan na, we express our indignation. We express nationwide. Walang breakup, walang Mindanao. Paano maiwan yung Luzon tsaka Visayas? Hindi. Buo Pilipinas. Buo. Luzon, Visayas, and then wala nang Mindanao kasi hihiwala yung Mindanao. Hindi. Ito pa, gusto ko sabihin ha, galing ni Duterte talaga eh. Kasi yung si why would Duterte insist on in separating Mindanao when he has a daughter who is vice president of the Republic of the Philippines and a potential candidate by 2028? Tama? Exactly. Tama. That's tama. Why you Filipino people, you have to think of it na this is all but parang a chess move by Duterte. Hihiwalayin ko. Sabihin nyo sa akin, sige, secession, sabihin nyo sa akin, rebellion, etc. Gusto nyo, disbar nyo pa ako. Lahat yan lalabanan ko sa korte. Kasi naniniwala pa rin ako sa korte. Diba? Acquitted yan. Kasi wala naman laban pa eh. Wala pa eh. Bakit? Bawal na ba na magpapirma? Ano yung ginagawa ninyo? Yun, papalik sa kanila. Galing ni Duterte.
kung mali yung ginagawa ni Duterte na magpapapirma pa lang, the act of magpapapirma pa lang to generate the same a similar people's initiative to separate Mindanao, ano yung ginagawa nyo ngayon? BBM, Senate, Congress, papa-PI kayo. Oh, sino ngayon ang tama? Sasabihin nyo maling ginagawa niya, ano yung ginagawa ninyo? Nagpapapirma ka, binibili nyo pa. Okay. Ang galing. Mm-hmm. So, bakit mo hayaan yung daughter mo na vice president na nga, isang pitik na lang, presidente na siya, by virtue of a people's sovereign will, a people's declaration, she becomes president after June 30. Kung ganun ang mangyayari. But if she will continue to bridge the gap ng bridge the gap of the UNITIM and then be a parang troubleshooter, no, nung ano may problema ayusin na natin kasi nahahati mga ano eh yung Duterte versus Marcos eh, siya na lang yung bridge. At the same time si Aimee baka yan pa nga mag-tandem eh, yun ang kinakatakot ko eh. Yun na nakakatakot, di ba? Kaya nga sabi sa inyo, na kanino ba yung power? Na kay Sara ba? O nasa taong bayan? Di ba nasa taong bayan? Kung yung taong bayan sinasabi na ayaw na namin sa'yo, ayaw na namin sa'yo. Wala siya magagawa. Unless na may smartmatic. Eh, isa pang dapat mawala yan, smartmatic eh. So, magaling si Digong kasi lumabas yung mga nakita mong kakampi niya, lumabas yung sentimiento ng armed forces. Na akala nung iba, minumura na nga yung mga commander, di ba? Naputragis kayo, ganun. Mga tumanggap na ng pera, etc. Kung ano-ano sinabi. That's why I have to make a vlog about it na, teka muna, walang ganyan, na huwag nyo ginaganyan. Inaaway niyo armed forces, mali naman kayo. Because nagko-communicate yung armed forces, ayoko sabihin kasi, read between the lines. Ayokong sabihin, kumbaga sa ano, the armed forces is trying to communicate sa taong bayan. Yun yun. Ngayon, kung di nyo naintindihan yun, sorry, because may nagsalita eh. Mahalin natin ang Pilipinas. Parang naalala ko yung salita na yun eh. Mahalin natin ang Pilipinas. Parang si Sara yun ah. Pero ba't sinasabi yun eh, General? O, diba? Tapos isa sasabihin, walang problema yan, pero it will might lead to chaos pagka nag-armasa na. Para sinasabi niya, in short, huwag kayong mag-aarmas. Di namin kayong lihim. Ang problema sa tao, react eh. Kaya nga, masyadong tirada kasi yung tao, eh, even vloggers, no? Na gago, nakurap na yung armed forces, etc. No eh. You are isolating yourselves and bringing yourself in a situation na pagkailangan nyo na yung cavalry, wala yung cavalry, hindi dadating. Kasi tinarantado nyo eh. Ginago ninyo eh. Kaya dapat alagaan ninyo yung cavalry. Yan ang tutulong sa inyo. Yan ang tutulong sa Pilipinas. Di ba? Okay. Okay, so bago tayo magtapos, mag-entertain muna tayo ng at least 2 questions from the viewers. Unang tanong dito, sabi ni Jim Lord, pakitanong kay Captain Dado, ayan ito. Bakit di siya naniwala noon kay PRRD nung kampanya na sinabi ni PRRD na may adik na kandidato as president? Oh, loaded yung tanong mo, ha? Loaded. Kasi parang gusto mong sabihin ko na ano, na si, kasi sinabi ni BP Sara na iboto si ano eh, si BBM. Yun. Okay. Ang sabi ni ni Duterte noon, merong isang kandidato nga, tapos hindi naman pinangalanan, tapos ngayon, inahabol. I-pass forward natin yung tanong. Ngayon, naniniwala tayo? Naniniwala ba kayo na totoo yung si BBM eh, nagdodroga. Kasi noon, blind item. Blind item. Hindi naniwala ang tao. Ngayon, sinabi ni Duterte, sinabi ni Tatay Digong,
si Bong BBM bangag. User nasa drug list. O ano, yung tao. At alanganin yung tao. Ang gusto pa ipakita yung video. Yung pulburon, ipakita pa. So walang kaano-ano ng tao eh. Eh paano 'yan? 'Di ba? So anong gagawin natin? Sa akin, bakit hindi ako naniwala noon na sinasabi ni Digong? Again, nagpakita kasi si BBM ng ano eh, ng yung anong tag doon, yung drug test, 'di ba? So naniwala na ako sa kanya na everything is fine, 'di ba? Walang problema. So si Vic ang makakasagot noon eh, Vic Rodriguez na ano ba talaga yung drug test na 'yon? Tama, tama. Diba? Kasi nandun siya lagi nung time na yun eh. Kumbaga siya yung number one defender. Kapag may problema, ang inaharap niya eh si Vic Rodriguez. Kasi parang tanong eh, ipabalik ko sa inyo yung tanong. Di ba yung pagkakabudol ni BBM, kasalanan ni BP Sara? Yung magandang tanong yun eh. Di ba? Vice versa. Nandito tayo yung Pilipinas eh, di ba kasalanan ni Sara Duterte? Kasi yung tatay niya, pinatatakbo siyang presidente. Tama? Hindi niya ginawa. Tinakbuhan niya, vice president, para dito kay BBM. Di ba? O di ba kasalanan ni Sara Duterte, yung naging presidente si BBM, at ngayon nabubudol tayo, at ngayon na ano, na pinipirahan tayo, et cetera, et cetera. Di ba? So ba't kayo maniniwala kay Sara? Di ba? Yun ang dapat na mga linyahan ng ano, magiging linya ng mga pro BBM at mga troll. Ang sagutan doon, eh tangina nyo, nabudol din siya eh. Pero sa nabudol eh. Diba, binudol din siya. Kumbaga the question should not be thrown only at you, but of course, diba, to be fair, ganun din kay Sara Duterte, diba? Kasi hindi siya naniwala din sa kanyang tatay. At that point in time, naniniwala siya doon sa tao kasi kuting eh. Yung dating eh. Okay eh. Niligawan siya. Niligawan siya ni ano ni Amy. Okay naman ang dating. But it was all a show, a facade. Lahat tayo yun nakita. Guys, nakita niyo naman kung paano makumpanya. You were in awe. Wow, laglag pa nga. Wow, maiyak-iyak ka pa nga. Palakpak ka sa loob ng bahay mo. Nakikita mo yung mga coverage ng mga truck ng mga ano ng mga vlogger, 'di ba? Yung ang daming sasakyan na mga motor-motor, di ba? Talagang wow, grabe, grabe. Yeah, sabi mo, parang, ang saya mo, kinonvince natin yung sarili na, ay, naku, salamat. Tapos, naniwala ka pa na may ginto. Di ba? Nabilit, parang naisip ng tao, pagkakataon na to na golden yung sinasabi ng vision, makukuha yung ginto, isishare niya. From my point of view, I was working with Nika, nasa intelligence ako, alam ko yung last will and testament. 11% goes to the family. 11%. 55-something goes to the Filipino people. Yung 20-something goes sa bayad ng mga utang na incurred hanggang sa panahon ni Apo Marcos. And then yung 9% pupunta sa mga lawyer na umaayos. 3% lang dapat yun eh. Ang hiningi ng lawyer, 9. Yung mga gagong lawyer na yun. Kaya hindi nga natuloy yun eh. Kasi nga, ayaw po. Nagkaroon ng konting andun eh. Sa 9%. Ang dalawa kinausap doon para executor, isa si Enrique Sobel de Ayala at yung isa, yung papal nuncio dito sa, ng ano, dito sa Pasay. Pasay para niya. Pasay. Para niya kay ganun. Doon sa gitna. Sa kasi nabi rin ni ano yun. Ni Imelda, doon sa Senate, nung pumunta siya sa Senate, nung 1995, if I'm not mistaken. Ang problema, yung will, hindi napirmahan, yung talagang last will, hindi napirmahan daw. Merong isa pang will na yung bago, yung antecedent, no? Yung president ba? Sorry, yung president ang napirmahan. Pero just the same, kung will is a will, but hanggang ngayon, magto 2 years na, wala pa yung foundation. Yun yung tanong. So, has it something to do yung mga biyahe-biyahe abroad? Kasi kung titignan mo yung mga pinuntahan, yun yung malalaking deposit. Sang-ayon dun sa
pagkakaalam namin na mga dokumento. So, yun yun. Okay. Kaya malalaman na lang natin yan pagka nag-turn of events. Hindi natin alam. Pero basically, yung mga tao, isa pa yun na iniisip noon. Pagkakataon na maahon ng Pilipinas sa kahirapan, naniwala tayo sa ganung peg. Pero ngayon, ang kagandahan naman doon, eh yung taong bayan, eh dalawang, wala pang dalawang taon, gising na. Nakita na. Nakita na. Nakita na. Bakit? Kasalanan ba natin? Hindi natin kasalanan yun. Sino nagpakita? Sila ang nagpakita. Hindi na to. Kumbaga sa ano, nananahimik tayo. Nabudol na nga tayo, di ba? Pero nagpakita kasi ng masamang kilos itong administration. Di ba? Yung nangyayari ngayon, yung ginawa na pa, yung pag ano kay Sara, yung inumanga ng pera, tapos pinagastos, tapos mamaya gustong impeach. So yung makita niyo yung ano, yung mga play, no? At ngayon, chacha. So kung titignan ninyo, hindi tayo sang-ayon da sa kinikilos. So nandun tayo sa yugto na yon. And naghihintay lang ang taong bayan na I hope naintindihan na pinapahinog lang yung bayabas. Okay. Ito next, Spencer Lacalia. Yung sedition issue about kay Duterte? Ah, sige, go ahead. Sige. Ano yan? Ito, sabi ni Spencer, yung sedition issue na sinabi ni Galvez kay Duterte, yung dito sa One Mindanao. Si Galvez nagbigay ng statement na sedition daw yung ginagawa ni Duterte. O di, sinabi ni Galvez, meron man demanda, wala pa naman demanda, di ba? Yun nga nga, you have to look at it ng... tanungin nyo si Galvez, wag ako, kung bakit niya sinabi yun. Tama? Kasi kung ako, ewan ko kasi standard, sabi ko nga standard eh. Gusto ko matinig, kung nadidinig mo ako, Galbot, kung nadidinig mo ako, Charlie, from one upper class to another underclass. Kung ako, naging appointee ni Tatay Digong, ni Duterte, at ginawa mo kong chief of staff, ginawa mo kong Secretary of EKEK, Boy Bakuna, I will find it so hard na magsalita na pwedeng ma-sedition si Duterte para sa akin. No? Kaya tanungin ninyo si Charlie Galvez, bakit niya sinabi yon? Kasi sa akin, kahit sabi mo sa akin, BBM, kahit sabi mo sa akin, Lisa, sampal-sampalin kita eh, o kaya si Tamba, sabi niyo sa akin, nasabihin ko yan, magsalita ako para sa inyo at para sabihan ko na masama si Duterte, eh putang nyo. Kasi, tantado kayo, ba't nyo ako didiktahan? Bakit nyo? Tsaka hindi ako magsisip-sip sa inyo kasi prinsipyo. Yung tao, walang ginawa pang kasalanan. Bakit ko tatakutin? Kasi nag-iisip din ako na meron akong rangko, meron akong dinaanan, secretary level ako, in-appoint pa ako. What does that put me? Where does it put me? Wala akong utang na loob na tao. Wala akong kwentang tao. Sip-sip lang ako. Diba? Kaya i-address niya yan kay Charlie Galvez. Ayaw ko, ako hindi niyo ako mapagsasalita ng ganun eh. Yung kunyari, sasabihin na, kunyari may posisyon ako. And this is, makinig na rin kayong lahat. Chief of staff, chief PNP, lahat kayo, mga nasa gobyerno, no? Iba, you draw a line doon sa tama at mali. Kung tama, sabihin nyo. Kung mali, huwag nyong gawin, huwag nyong sabihin. Ganun kasimple lang yon. Yung pinagagawa ba sa inyo, isang ayon sa prinsipyo ninyo bilang isang tao. Kasi kung hindi isang ayon, ganyan lang ang sagot doon. Ganyan lang ang sagot doon. Tapos, bye-bye, I quit. Ganun lang kasimple. Pero kung kayo continuously na makikinig sa kanila, good luck sa inyo because you have sold yourself to the demonyo. Ganun lang kasimple yun. Why would you say something bad sa isang tao na hindi tatakuti mo ng ganun at daming umaasang tao sa kanya? Bakit? Bakit nyo sasabing sedition? Nag-armas na ba? Wala pa. O di kasuhan ninyo gusto nyo. Tignan natin kung di ma-acquit yung kaso
at pakain sa inyo yung mga yung papel ng korte. Eh mga ano eh, kung ang yung kung kayo sinasabihan na say something kasi trabaho ninyo, wag niyong lulunin yung isang antibiotic na wala namang hindi naman kayo ano, hindi naman para sa inyo. Ang dali-dali sabihin niyo ayoko, you refuse. Ganun lang kasimple. Okay, matakot. Eh natatakot kayo o kundi kaya nagsisipsip kayo o kaya nakikinabang kayo. So ganun lang kasimple 'yon. Ang taong bayan hindi tanga. Nakikita ng taong bayan 'yan. Ang sa akin, lagi sinasabi sa academy, sa mga plebo, there is always time for reckoning. Yung binibitawan ko salita na 'yon, there is always time for reckoning. The Filipino people will rise up one day sa inis, sa galit. Binawarningan ko kayo, hindi ako magli-lead niyan, hindi ako. Sinasabi ko, ako eh, ano lang ako eh. Ako'y isang ano lang eh. May foresight lang ako. May pagkakataon kayong baguhin yan. Gobyerno, may pagkakataon kayong baguhin. Kung gusto niyo, tigil niyo yung ginagawa niyong kahibangan, kagaguhan, yung pagkaabusado. Eh, tignan niyo yung taong bayan eh. Eh, tigil yung party. Alam niyo ba, ang standard sa isang presidente, dapat, para na rin kay Sara to, no? Ang standard na isang presidente, ang gusto kong makitang presidente kasi kayang gawin na isang presidente. Mm-hmm. No? Yung buong term niya 365 days times 6 days. Ilang taon 'yon? 2000 days mahigit, 'di ba? Araw-araw may kinakainan ka na isang hapagkainan, isang pamilya kakain ka doon. Hindi yung kaparty ka, hindi yung Malacanang nabigay ng putragis na pagkain sa Malacanang. Hindi. Kung kumakain yung pamilya na yon ng tuyo o kaya ng patis o ng bagoong o kung ano yung hinatag sa iyo, makisalo ka sa kanila. Kung laki mi, damang-dama mo as the President of the Republic. Damang-dama mo kung ano yung hirap ng tao. Dapat ganun kayo. Senator, pangyayabang ninyo, Senator, Congressman, akala ninyo, honorable kayo, panay mga magnanako kayo. Mali eh. Dapat yung standard ninyo, yung respeto sa tao. Nilagay kayo ng taong bayan dyan para respetuhin nyo yung mga tao, hindi yung bastusin ninyo. Kung meron kayong paniniwala na gumagawa ng pera o kurap, tignan nyo na muna yung sarili ninyo. Kayo ba hindi kayo gumagawa ng pera? Kasi kung kayo gumagawa ng pera, eh yung pangit. Yun, stress ako. Sumakit yung puso ko. Okay. Ito, i-share ko lang yung sinabi mo, na dapat literal ito pero ano eh, gusto ko lang ipakita nung panahon ni Duterte. Ayan no, yung ewan ko kung wait lang, ipakita ko ayan. Eh nung panahon ni Duterte, pumunta siya dito sa Hong Kong. Tinawag niya yung mga helper. Halika, sumabay ka, kumain sa amin. By this way, nandito pa si Sara Duterte sa tabi niya, kinakausap yung itong helper. In this way na napapakinggan nila first hand yung mga experiences nung domestic helper dito sa Hong Kong. So, yun ba yung ibig yung sabihin, sir, Captain? Yes, yan ang totoong leader. Yan ang totoong leader. That's why nga, in the whole 365 days in a year, make it a point at least in a day. Kaya na kumain ka umaga, tanghalian, makipagpandisal ka, kape. Kung kaya pa ng taong bayan na nagkakape siya. Baka mamaya ang pinakukulo na lang niya yung niluluto na lang niya, yung bigas ba? Yung tinutong na bigas, no? Yun ang gagawin niyang kape. Konting asukal, etc. O kundi kaya tanghalian, hapunan, o kaya in between ng merienda. Be with somebody, with a Filipino. A nobody. With a nobody. Hindi yung businessman, hindi yung mga politiko. No, you make it a point, isang pamilya, dadamayan mo. Putya, sabihan mo yung mga edikap mo, huwag niyo akong pakialaman, alam ko yung ginagawa ko, presidential security. Kundi, gusto niyo ma-assign kayo sa Mindanao, animal, tumabi kayo, alam ko yung ginagawa ko. Ganon. Tapos nun, Makia, punta kasi isang slum area, pumunta kasi isang whatever, makita mo, kaya unahin mo Maynila kung nandun ka sa Maynila. Kundi mapunta kang Bicol, mapunta ka ng Visayas, mapunta ka ng Mindanao. Maikot mo in 6 years time and in that 6 years time,
damang-dama mo yung Pilipino. Ma-abroad ka, make it a point, kagaya yung ginawa niya ni Digong, na makikain ka. And make it a point na nararamdaman mo yung nararamdaman ng taong bayan because it affects your decision-making process. How can you decide something for the farmers when you yourself, you do not understand yung mga magsasaka? How can you understand the fishermen? Panay haipaluting kay salita. Na Scarborough, yung mga ganyan, yung mga, yung sa West Philippine Sea, na hindi mo naman nakikita. Hindi naman kayo nandun. Yan o, kita mo yan o. Mga sundalo. Sundalo. How can you understand yung plight ng soldier kung hindi mo siya pinuntahan mismo? Maawa ka talaga doon, maramdaman mo, na baldado na yung tao for life. Wala na siyang paa, hindi na makalakad, o kaya yung pisngi niya, natamaan dito ng bala, etc., etc. Nakakalungkot. And then, yung malaking bagay na ikaw presidente ka, iiyak yung asawa, yung o nanay sa balikat mo at yayakapin mo. Mm-hmm. Ganon ang leader. Ganon ang leader. Mm-hmm. Well, dumaan si Pinoy, dumaan si Ramos, na West Pointer pa, dumaan si ayan, ngayon si BBM, wala eh. Malayong malayo. Ngayon, will you change overnight? No, you cannot. Because it is character. It is leadership and character. Yun ang kailangan ng isang presidente. Leadership and character. Kung ikaw may leadership ka, wala ka namang character, hindi mo rin maramdaman eh. Kasi ang dali-daling sabihin, hindi, sige na, okay na yan. Bigyan ng lupa. Okay yan. Tama yan, bigyan ng lupa. O, tapos nun, wala. Wala kang hindi mo nararamdaman talaga eh. Pero yung kumain ka ng kamote with them, o kaya magsalabat ka with them, o kaya makipag-gitara-gitara, kanta-kanta kayo, mag-inom kayo, ang laking bagay nun. Mm. And alam namin yun, kasi ganun ang ginagawa namin with mga sundalo namin. Na kahit pagka kinakailangan ng gipitan, nandyan sila, lalaban sila. Kaya nga, sa mga nag-aambisyon, na maging vice president o maging presidente ng Pilipinas o maging senator o maging congressman, ilagay nyo sa sariling yung sapatos ninyo, ilagay nyo sa tama. Yung mga senator natin, congressman, ang alam nyo lang naman yung na sapatos ng mga mayayaman eh, yung mga sapatos ng mga nagdo-donate sa inyo ng kumpanya ninyo. Pero yung mga mahirap na hindi na makabili ng tuyo, hindi na makabili ng dilis, hindi makabili, ang mamahal ka o yung sibuyas o whatever, wala eh. Kaya yung kakain na lang nga ng ng Lucky Me, yun na lang ulam eh. Kaya nga kawawa ang taong bayan. It has to stop. Kung di nyo titigil yan, June 12, the Philippines will say, tama na, ayaw na namin. Ano na kami? Sawan-sawa na. Yung sinasabing secession of Mindanao, hindi nakakatakot yun. Wala pa. It will take a long time. Pero para sa akin, mapipigilan yon hindi dahil sa armas, pipigilan ninyo. Pigilan nyo sa isang magandang gobyerno, good governance, yun lang hinihingi ng Mindanao. Yung pera nila na binabayad, the same way na Luzon and Visayas, gastusin nyo ng maayos. Ramdaman ninyo yung taong bayan. Ganon. Hindi yung you will mock them, it is doomed to fail. Wala, walang mangyayari sa inyo nun. Sorry sa inyo, hindi kayo makakatapos, hindi kayo makaka-ano, you will not leave a legacy sa Pilipinas as the best president. No, you'll be the worst president. Kasi nga, you'll be the worst president. Pinag-iisipan na nga ng taong kumalas eh. Pinag-iisipan na ng Mindanao, umiwalay, saan ka nakakita? From 18 kopong-kopong, from the time ng Spanish eh, hanggang ngayon, ngayon lang, sa presidency ni BBM na iniisip maghiwalay na yung Mindanao. Ang panahon ni tatay mo, naisip nila miswari na yung mga humiwalay sila, lumaban. Eh ngayon niya, peaceful eh. Kaya, pagka yan, tinuloy-tuloy niyo pa yung ginagawa ninyo, magkakatotoo yung Mindanao, hihiwalay yung Mindanao. O anong gagawin? Resolute force? Hindi nga sila lalaban. Ano, guguluhin ninyo? Isa pa nga pala, Joe, yung isa pang dapat pagbantayan ng tao. Diba sabi ko nga, like father, like son, second rate, trying hard, pussycat. Marcelo,
No? Gamebook, yung ano eh, playbook eh. Playbook, playbook nila doon, Marcelo eh. Di ba? Kunwaring ambush kay Enrile. No? So baka ngayon, pwedeng magkaroon ng parang kunwari-kunwari o kaya gulo-gulo. Yung dati, Plaza Miranda bombing eh. No? Yung mga ganun ba? Yung mga nangyayari na noon. Lawlessness, etc. Baka gawin yun. Pwedeng gawin yun para may rason man declare ng Marcelo. Kasi nakita nila yung playbook eh. Pagka Marcelo, takot yung mga tao na. Di ba? Mm-hmm. So, ang masasabi ko lang, good luck sa inyo pagka nag-declare kayo Marcelo. Lalo eh, kayong Ito nga, yung ano, yung kahapon ba yung balita na nagpatulong daw ang Pilipinas sa Japan dahil daw doon sa bomb threat sa house? Ay, parang na, pumapasok dito yung sinasabi mo na playbook na ano, Marcelo. Kaya nga eh. Kasi parang doon, parang may papunta tayo doon, 'di ba? Bombing tapos no na guguluin yung mga tao, 'di ba? Mm-hmm. Parang ganoon eh, excuse me. Doon papunta. Mm-hmm. So tignan natin how it will unfold. Hindi natin alam kung ano, basta chillax. Okay. Oh, ito. Para sa mga hindi pa nakakaalam, paki-explain nga daw po sir yung resolution number 10. Resolution 10? Si Sasot ang nakadiskubre noon. Si Sas. The credit goes to Sas Rogando Sasot. Okay? Mm-hmm. A very, very intelligent na kasamaan na nasa ano siya ngayon, nagdo-doctorate na yata ngayon, no? Tapos ang gulo ko nga siya na meron siyang naano yata ang subject na kulang sa ano. Pero okay lang. Malaki ang aabuti niya si ano, si Sas. Ngayon, nung nakalkal niya, chine-check niya yung budget, nakita niya yung ano, yung resolution number 10. Simply put, resolution number 10 was proposed by by Senator Lacson in the 15th Congress, na stating na yung joint resolution na yon should be adopted by Congress and Senate, lower house and the Senate, na yung confidential, parang ganun maging classification ng kanilang ginagastos, MOE, na since ano, pinapayagan nila na walang magagawa na yung COA kasi galing na sa kanila yon, na mag-ano sila ng liquidation by certification. Sa makatuwid, inadapt nila, walang dun sa, kung search niyo sa ano yon, sa Senate na website, walang diskusyon, approve lahat. Ngayon, tanong, sino yung nasa 15th Congress? I went as far as looking at it eh. Lacson, siyempre. Hunasan. Hunasan. Trillanes. Nandun sila. Ironically, Bongbong Marcos are president now. BBM, president ninyo ngayon. Ako, nag-ano na ako, nag-withdraw na ako. No? BBM, Miriam Defensor Santiago. And a lot more. Ngayon, ang nakakainis doon, 2012 yon. Ang sabi, adopting the current practice in the house. Parang inaano nyo lang, nilalagay nyo lang sa papel na eto, ina-adapt na natin yung dating kalakaran. Pero ngayon, pinapel natin, nilagay natin sa black and white. Resolution number 10, adopting yung current practice ng Congress, ng Senate, na liquidation by certification. Question doon, kung nag-liquidate ka ng pera, kung 10 million, 20 million, question, magkano ba tinatanggap ni isang congressman at isang senador kada buwan? Oh, may tumatanggap ba dyan ng 5 million? Hindi ko na, ano, kayo na mag-search. 5 million, 10 million, last time I check is ano eh. Parang 70 million sa isang taon si congressman yata eh. Tapos noon si senator parang 200 plus million sa isang taon. 6 na taon si Congress, si Senator. 6 times 200 plus. Kung yon ni-liquidate niya by certification, question mark.
Pwede bang gumawa ng pera doon? Ikaw ba makagawa ka ng pera doon? Jo, makagawa ka ng pera? Kunyari, senator tayo. Hoy, wala na requirement natin, liquidation by certification. 20 million a month. Oh, doon yung MOOE mo, MOOE. Hindi mo pera yan, di ba? Pero hindi ang requirement sa'yo, certification lang. Walang resibo. Makagawa pirma ka ba ng pera doon? Oh, pirma mo. Honorable ka eh. Honorable ka. So, kunyari, mag-employado ko ng mga mista ko, classmate ko. Classmate pwede pa nga ghost. Ghost employee. 100,000 isa, consultant. 10 sila. 1 million na kagad yun, di ba? Tama, no? Pwede. Pwede gumawa ng pera. O yung mga, iba pang mga gastusin. So, tama sinasabi ni Digong. Yung iba dyan, nakatama raw lang. Diba? Pumasok nang nakatama raw lang, karag-karag na sasakyan. Pagkatapos noon, nung paglabas. Paglabas niya, naka Mercedes na, naka ilan yung ang dami, naka van pa, may SUV pa, etc. Mayroon pang eroplano, may helicopter pa, di ba? Hindi nga yung iba nga daw, Seiko paglabas. Kaya nga, Rolex. Question lang, kung walang masama doon sa liquidation by certification, eh ba't hindi nila tinatakil yun na gusto ng taong bahay tanggalin? Bakit dinedead mo mo? Tama. Okay, yung liquidation by certification, yung resolution 10 na yan, daan yan para sa corruption. Legalize corruption and term. Legalize corruption. Kasi yung COA, pumapayag na certification mo, mag-liquidate ka, pirma mo lang, Honorable Jojo de Guzman. Yun lang. Tapos Honorable na. Dado Enrique. Wow! Tapos ilang million yun? Cleared. Sabihin kasi na ng COA by certification of Honorable Dado Enrique, cleared siya. Di ba mga walang yayan? Kabalastugan. Pinamasahe lang namin. Kunyari, iba pa yon. Iba pa yung biyahe nila. Kasi may common may pondo para doon eh. Yung pinondo nila, 2. Kaya nga, ang daming count na mga walang niya eh. Pumondo sila ng 2023 ng 2.066 billion. Para sa travel expenses. Congress lang. 2.066 billion. Kaya gumagawa ng budget. Ginastos ninyo 39.7 million. Million. Oh, i-round up mo, 40 million. 2.066 billion B capital, 2.066 billion minus mo yung 40 million M million, ano matira? 2 billion 26 million. Billion. 2.026 billion. Question mark. Ano nangyari sa sobra? Wala explanation. Wala. Pero, merong sinasabi yung ibang vlogger na nagbigay ng 2 million sa bawat congressman na 316 times 2, 632 million. Di ba? Paano yun? Ba't yung pinamigay ng congressman? Eh, hinayupak na yan. Pera ng taong bayan yun. Ano yung Christmas ninyo? Teka, magkano ba ginastos namin sa Christmas? Ba't gano'n sila tigto 2 million? Di ba? Kaya nga, kitang-kita mo yung pagka-arugante nila, yung pagka-walang niya nila sa pera ng taong bayan. Tapos ngayon, PI. Di ba? Pero balik tayo eh. Yung resolution number 10, kasi taon-taon yan. Dekada na yan. Kaya pala, yung senator, 6 na taon, hingi pa ng another 6 years, pagkatapos nun, bilyonaryo na siya. Bilyonaryo na siya. Tapos nun, yung congressman, hingi siya ng tatlong taon para 9 years, di ba? Para pati siya. That's why, tatakbo ka ng posisyon, okay lang pala, gumastos ka ng 100 million kasi may balik. Negosyo siya. It has to stop.
people of the Philippines, it has to stop. I don't know how natin gagawin yon, pero siguro June 12 is a start. Mag-proclaim muna tayo na ayaw na natin ng korupsyon. Sabihin na natin ayaw natin ng korupsyon para yung mga nakikinig magising, okay? Pero sa tingin ko too late na yung iba. Ang aasahan na lang ninyo yung mga tao na mumuno na wala pang bahid, yung malinis, yung matitino. Mabibilang nyo sa kamay ninyo yon. Pero that's a start. And we have to come clean kasi kung hindi, ikot-ikot ang gulong. Ikot-ikot lang yan. Babalik tayo sa dating sitwasyon. Remember, 1986. Ano yan? May kanta pa, di ba? May pagkakaisa, di ba? May bagong ano, di ba? 30 plus years. Ganun pa rin tayo. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Kaya nga, tumatakas yung tuta. Kaya pala ganun. Wala eh. Kasi the cycle. We have to reboot. We have to reboot. So whoever should be the next sanamagan na namumuno, put it in mind na we have to do something about it. The Filipino people will help you. We will help you. No, we will help you. Pero we have to see na gusto nyo magbago. Na mabago to. Nandun sana yung sincerity na mabago. Now, kung hindi yan mabago, papasok tayo, Jojo, dun sa next scenario. Kasi paulit-ulit na naman ang cycle eh. Kaya mangyari ngayon, if there is ever a change in situation, in leadership, kasi akala natin from Duterte, continuity. Di ba? Kung ganyan na yung, ano, ganyan na yung aeroplano, wow, tuloy-tuloy na. Mag-auto-cruise na lang. Nandun na tayo sa lapaap na, alapaap na. Wow, ang galing. Ang ganda, high na. Nasa, ano, cloud 9 na tayo. Pero hindi. Kapag ganun, bigla-bigla, ganun na. Ganun na tayo ngayon. So, yung next leader, babalik na naman siya tayo, igaganon tayo. Pero, dapat ma-institutionalize yung pag-reboot natin. Whether it is done with different means or yung ewan ko kung paano nila gagawin yan kasi yung mga batas natin, nire-restrict yung kilos eh ng isang presidente. Hindi mo basta-basta pwedeng galawin lahat eh. So, hintayin natin kung ano mangyari. Kung basta alam ninyo, aware kayo na ano ba, nasa na ba tayo ngayon? Kasi 30 plus years na tayo, ganun pa rin tayo eh. Naiwan na tayo talaga. Naiwan nga tayo South Korea. Oh. Naiwan tayo ng ano, ng lahat na. Oh. Naiwan tayo ng Japan. Japan, kulelat. After the war, kulelat. Number ano tayo? Number 1 nga tayo, number 2. Kulelat natin silang lahat noon eh. Pero ngayon, naiwan pa tayo ng Vietnam. Indonesia. Thailand. Indonesia, lahat eh. Kaya nga, sino may kasalanan? Yung iba sasabihin, readily, may kasalanan, politiko. Pero I beg to disagree. May kasalanan, taong bayan. Yun yung pinaka hard reality. Truth. No? Talagang ano eh, talagang brutal. Brutal truth. Tayo may kasalanan. Because we keep on electing. Stupid people, we keep on electing yung mga bodabil, mga ganon. Makuha kayo sa konting sayaw, konting salita, konting pangako. Yay! We have to stop it. We have to be very strict because tayo yung board of directors. Kung kayo, hindi nyo pa nararanasan yung maging board of directors na isang kumpanya, aba, putya, lahat na sabihin nyo. Kayo may-ari ng kumpanya eh. Kayo yung Pilipino eh. All 110 million Filipinos. Yung mga nakakasalita, kayo yung may pagkakataon na magsabi kung ano yung nilalaman ng puso ninyo at ng utak ninyo. Nobody controls you. Ang problema, sa umpisa, ang babait ditong mga politiko, kita nyo si Kuting, ang bait-bait nung una. Pero ngayon, kita nyo, mayabang na.
ang babait nila Tamba, ang babait nilang lahat eh, la sa Kongreso, ang babait nilang lahat. Ang babait ng senators natin. Pero ngayon, kita nyo, ang yayabang na. Nawawala eh. Naguhunos na parang ahas. Iniiwanan yung balat nila na pinakita sa inyo ang ganda-ganda ng balat nila, ang ganda-ganda ng kulay, ang ganda ng pangako. Pero ngayon, naghunos na sila, lumitaw yung totoong ahas. Mga ahas. So, if we will not learn from our past mistakes of 30 plus years, 1986, papunta na tayong 2026. So, almost 40 years, 38 years na tayo. 38 years. Di ba sakit? 37 years, ganun. Ang sakit eh. Para tayong tanga. Ang tanga-tanga natin. And ilang generation pa ang dadaan. Hindi naman ako kasali dyan eh. Hindi naman ako dapat nagsalita eh. Kundi lang dahil dung Kalabadoy tsaka kay Celis na nakita ko, napanood ko, saktong-sakto, napanood ko eh. Ang gagong mga halimaw tong mga tong congressman na to eh. Nagalit ako eh. Pero look, wala ang isang Duterte. Wala ang isang Maharlika, ang isang SAS. Wala lahat yan. They will die of natural causes. Sorry, nakonhood. They will be forgotten one day or probably hindi because may legacy. Pero hanggang sa hindi nyo tinatanggap taong bayan na kayo may role sa Pilipinas, walang mangyayari sa atin. It has to be all of us charting our destiny. Pinakita ni Duterte na Mindanao wants to chart its own destiny. Destiny na se-separate sila. Kasi Luzon, Visayas. Bakit? Kasi out of frustration, exasperation, if parang hindi ko kayang dalin niyang buong Pilipinas, ang sakit sa banks, no? Ang sakit. Banks nga, bangag nga, eh, no? Ang sakit sa banks. Luzon, Visayas, Mindanao. Yung Mindanao, kaya ko sagutin. Kami na lang, tatanungin ko kung hihiwalay sila. Because yung Luzon at saka Visayas, ang laking bagahe, ang dami. You're asking me to go back to government. You're asking me na desisyonan pati buhay ninyo, Luzon and Visayas. Yung kayo nga yung nanggagago ng Pilipinas, taga Luzon eh, tsaka Visayas eh, 'di ba? Sorry ah, hindi lahat. Pero yung mga posisyon ng mga opisyal eh, taga Luzon eh, taga Visayas. So, sayang naman na ano, pero pinapakita ni Tatay Diggs na that's the way to go. Hindi yung separate yung Mindanao per se. The way to go is Luzon, Visayas, Mindanao. Separating itself from tyranny, from corruption, from all these bad habits ng government, ng politicians. It has to be a secession ng Philippines from wrong practices. It has to be a reboot. Anong gagawin ng Mindanao? Secession. Hiwalay na. Sariling gobyerno, sariling etc. Chart our own destiny. Why can't we, the Filipino people, Luzon, Visayas, Mindanao, chart our own destiny? Tayo lahat. Kasi yun naman talaga ang nakasanayan natin. Hindi yung, panonorin na lang natin Mindanao, bye-bye. Bye-bye, good luck. Magpa-passport na lang ako, punta na lang ako sa inyo, o titira na lang ako. You see, walang pupuntahan. Pero kiniliti niya yung imagination, yung utak ng mga tao. If the Mindanaoans can chart their own destiny, it's possible. True peaceful means, why not Luzon, Visayas, Mindanao? Buong Pilipinas. Buong Pilipino. Bakit? Sovereign Filipino people eh. Sino ba masunod? Teka, bakit ba yung Mindanao? Kasi sinasabi nga eh, sovereign will ng taga-Mindanao. Kung gusto nilang himiwalay, wala kayong magawa. Kaya nga nakita yung takot ng Luzon and Visayas. Nakita yung takot ng buong gobyerno. Kaya ang daming paninirin ang ginawa. Nananakot pa ng sedition at saka rebellion. Nakita na gagamitan, kasabihin, gagamitan kayo ng puwersa ng sandatang lakas. They have to say that. Kasi nga, nandun yung kaba at yung takot sa utak nila
na baka nga mangyari because posibleng mangyari. True peaceful means, magpetisyon lang silang lahat sa UN. Iwalay na kami, ayaw namin ng kurakot na gobyerno eh. Anong gawin ng anong gagawin ng Manila? Ayaw magbayad kunyari ng taxes ng Mindanao. Anong gagawin ng Manila? Anong gagawin? Wala. Anong pwedeng gawin? Ikukulong yung mga tao. Eh paano kung ayaw na nga ng tao? Kaya nga hindi mo pwedeng masunod ang gobyerno basta-basta. Kinakailangan masunod ang taong bayan. Yung ginagawa ngayon ni BBM et al. Lahat kayo, sorry. Sorry sa inyo. Pero mali yung ginagawa ninyo kasi pinapakita ninyo kung gaano kayo ka-arrogante, kung gaano kayo kawalangya, kung gaano kayo kabuhaw-buhaw, wala kayong alam. Dapat ang sinasagot ninyo lang dyan, humility nga, dapat pinupuntahan nyo yung mga tao na nangangailangan, dapat sagutin ninyo lahat ng problema. Ganun kasimple lang yon. Be a leader. Hindi yung position of strength ang pinakita mo sa hindi naman dapat. Pakita mo position of humility, yung position of concern. Eh gusto mo umiwalay eh. Something's wrong with your leadership. Ganun kasimple. So kung papakita mo na, ay bakit nyo gusto umiwalay? Ay Tatay Dick, sorry ha. Ano bang nasabi kong mali? Eh sorry, reconcile tayo, balik tayo. Balik tayo sa drawing board. Eh yun ang ginagawa ni Sara Duterte. Di ba? Kaya huwag niyong pangungunahan yung mga tao. Huwag niyong tinatry na isalvage yung situation. Iba yung kay ano, kay Amy. Wala, eh negative ako kay Amy dahil nga doon sa Resolution 10 eh. Kahit anong sabihin nilang lahat, palpak silang lahat kasi Resolution 10, di nila masagot eh. So, hanggang di sinasagot yung Resolution 10, every senator para sa akin, mga wala kayong pag-asa sa akin. Because I have the power of a vote. Ngayon, ang problema ko, tanga yung ibang Pilipino. Boboto pa rin sila. O, di, wala, ganyan. Demokrasya, di ba? Kaya kita nyo yung game plan ng mga corrupt government. Lituhin mo yung Pilipino. Lituhin mo yung mga dituhin niyo yung mga ano, yung mga botante. You put intrigues. Siraan mo yung kalaban, siraan mo si Duterte. Sabihin niyo, nanggasto si Sara ng ganito, ganyan ganyan. May question mark sa kanya. Sabihin niyo, may question mark sa ICC. Siraan, siraan, siraan. And then bayaran, bayaran, bayaran. Using people's money. You see how dirty they are? Kaya walang kakwenta-kwenta yung politika sa atin eh. Probably sa buong mundo. Pero ganun ang ano eh, yung kwento sa atin. Hanggang hindi tumatalino mga botante natin at saka tuloy-tuloy tayo magpapabudol at lagi na lang ganyan, 30 plus years na natin ginagawa, magpo-40 na. Laging ganun ang ginagawa natin, nagpapabudol tayo. Nag-try tayo kay Pinoy. Wow, si Pinoy, para siguro yung ano, di ba? Sinong kalaban ni Pinoy? O, di ba? Sila Miriam yata, no? Mga natalo. Miriam. Sinong kalaban? You see yung ano, and then what happened? Nabudol din tayo kay Pinoy. Di ba? Noy-noying. Pero kahit papaano, mas magaling pa si Pinoy kay BBM. Sorry BBM, pero lumalabas ikaw ang pinakakulelat sa lahat. Siguro next in line ka lang kay ano, kay Aguinaldo. Kasi si Aguinaldo binenta Pilipinas eh. $20 million dollars eh. So, okay. Pinaka-the worst si Aguinaldo, susunod si BBM. So, para, yun yung dating. Kasi sa ngayon, pangalawang taong ka pa lang, wala pa nga, eh gusto ka nang tanggalin ng tao. Anong klase kang presidente? Mali talaga yun. Isipin mo, may mga nahihirapan. Matapos kang mangako ng mangako, matapos kang mangumpanya, Luzon hanggang Mindanao. Tapos, pagdating niyang ganyan, wala ka man lang ano, kalooban ano na yung mga tao bisitahin mo, landslide. Ang sakit talaga nun nung hinuhukay yung 3-year-old buhay tapos sila nagpa-party, di ba? Hanggang eh yung ano dyan, nga yung ang kickoff rally 16 million kaagad yun tapos may 4.4 million na ano yun? 4.4 million na budget para doon sa mga t-shirts at mga hoodies. Bad trip yun. Diba? Why do you have to spend something na logo lang na launch
bagong Pilipinas na launching for what? 20 plus million? What for? Di ba? Eh kung kunyari yung pera na yun, ginawa mo, gumawa ka ng irrigation, solar irrigation, 100,000 kunyari ang isa, 100,000. So ilan yung nagawa mo? 20 million o de 20 times 10, 200. 200 hectares yon. Kasi kunyari isang solar irrigation, si isang hektarya na lang kamo. Eh pwede naman sigurong dalawa hektarya o what more. Eh, isang hektarya, 200 hectares yon, magpo-produce na ng rice, magpo-produce na. Di ba nakadagdag yon? Imagine what a waste of money. Lahat naman sila ganun eh. Yun, ang pangit sa kanila, grabe silang gumastos. Yung kunyari party sa Malacanang lagi, tapos yung garbo nilang kain. Walang katorya-torya ang mga tao. Walang kakwenta-kwentang tao. Walang kakwenta-kwentang Pilipino. And they call themselves Filipinos. Kaya nga, you have to have a standard. Sa akin, ang suggestion ko sa inyo, standard nyo, Tatay Digong, presidency. I hope Sara will come out a better one para tumaas yung standard, di ba? Mm-hmm. Para kung sino man yung mga susunod na presidente, may tinitignan. Ako, how can I beat Digong Duterte? Yung ganun ba? Mm-hmm. Very clear si Duterte yung malinaw na standard. He visits troops, wounded troops, soldiers. He eats with families. Yung ganun ba? OFWs. Maklaro. Klarong-klaro. Pero itong mga crap ngayon ng mga official natin, walang kakwenta-kwenta. Kaya nga sana nga eh, meron tayong training ground eh ng mga future leaders ng ano, ng Pilipinas. Ang mali nga dun sa academy o sa armed forces, no? Inisip ko yan noon, ano, Joe, nung kapitan pa lang ako at that time, niisip ko yan. Nagsisimula na ako na kunyaring kung ako magkaroon ako ng posisyon eventually, kunyari chief of staff, ano? I will instruct my J1, which is in charge of personnel, J1, na gumawa ng filing system ng lahat ng tao sa armed forces from sundalo hanggang opisyal. Tatanungin ka in an interview, eh hindi pa uso nun yung computer website, no? Eh ngayon uso na eh, may cellphone na nga eh. So pwede kang tanungin, yung personal account mo tanungin. Ano ba talaga gusto mong mangyari sa armed forces? De, alam mo na kaagad kung ano yung problema. Ano ang gusto mong mangyari sa sarili mo? Ano? Tatapusin mo ba hanggang ikaw ay maging master sergeant? O tatapusin mo ba hanggang sa ikaw ay maging general? Kasi doon mo makikita eh, kung ano yung gusto niyang mangyari. At to further it, kung ano yung gusto niyang mangyari, then tulungan mo siya doon sa gusto niyang mangyari. Kaya kunyari, ang hinahabol niya ay maging bihasa na sundalo, bigay mo sa kanya yung karapatan na schooling, foreign man, abroad man, o dito sa atin, para siya ay maging dalubhasa sa kanyang field, kung artillery, kung sa tangke, etc., etc. Hindi lang yung panay opisyal ang nasa kusina at na papadala sa training. Ilan yung sundalo lang na papadala sa training. It has to be, sana, in a way na nakikita mo yung potential dito sa mga sundalo at nakikita mo yung potential dito sa mga officer. Nakikita mo yung potential na sino pwedeng maging congressman dito, mayor, congressman, senator. At habang bata pa, you afford them, turuan mo sila, yung J1 personnel, tuturuan mo sila na ano, pwede, may option ka ba maging politiko one day? Kasi kung meron, sige, tuloy mo, etong kailangan mo, political science o kaya law o whatever. And then, meron kang mga case studies na inaano sa kanila para pagka nasubukan nilang sumabak sa politika one day, they are well equipped. Eh ngayon, tignan yung magiging mga politika natin. Artista. Di ba? Artista lang, pwede na. Mag-ingay-ingay lang, pwede na. So, we are not really preparing our next crop of leaders. That's another problem. Problem na yung situation ng education, ng culture ng Pilipino, yung upbringing, yung failure ng family, failure ng eskwelahan. Parehong nagfe-fail. Family, lumaki ka ng busabos, lumaki ka ng
nagmumura, lumaki ka ng manggagancho, ng mandaraya, wala kang honor. E nakalakihan mo, dinala mo pa sa eskwelahan, din hinawa mo pa yung mga kaklase mo, mga kaibigan mo, barkada mo, na barkada ka, nalulung ka sa ano. And then biglang nag-college ka, and then maya-maya lawyer ka. Ma'am, bigla kang naging mambabatas kasi nakabit kasi isang sikat na politiko as the staff o kaya chief of staff niya. Ayun, and then yun na rin ang tinahak mo hanggang sa naging congressman ka o senator. O, diba gago ka, palpak ang bagsak mo? Kasi wala ka upbringing eh. Ayun yung nangyayari sa atin. Kasi pag kami pagkakataon mangurakot yung ating mga politiko at walang nakatingin, ayun, nangurakot sila. Simple lang yung Resolution 10 na yun. Pero ganun. Simple lang yung loto na yan. Simple lang yung mga PI na yan. Pero lahat sila, ba't nagkaganun? Ba't na may problema tayo? Ba't nag-iingay yung mga tao? So meanwhile, yung mga tao, ba nag-iingay, hindi pa rin madala-dala, boboto pa rin ng mga palpak. Di ba ganun? Kaya, if you will be given the chance to run the country, will you run the country? Given yung ganyan na nangyayari? Walang ya. Sakit sa ulo eh. Sakit sa ulo. Oh, ito. Last na lang okay. From Banat Bay. Oh. Shout out Banat Bay. Nandito si Banat Bay. Ito ang sabi niya. Oy, Banat Bay, magandang gabi. Ingat lang lagi. Sabi niya, kung nakinig sana kasi ang mga Pilipino kay Tatay D.E.D. sana nagkaganito. Ngayon, nagpabudol pa rin sa mga taong nambudol sa kanila noong 2022. Comment. Correct. Agree. Eh kasi kung nakinig nung una, di wala, hindi siya binoto. Di ba? Ang problema, baka si Lenny yung presidente. Baka si Lenny yung presidente. Hindi, kasi kasi kami nung panahon na yan, kami kasama kami nila Banat Bay, we supported Isko. Si Isko. Isko pa ang presidente ngayon. Oh, marami nagsusupport kay Isko eh. Pwede, kung nakinig kay... That's a fair statement, ano? Hindi kasi tama ganito, yan, sir. Tama. Hindi ganito kasi, sir. Ang siguro ang kulang lang doon, sa akin lang ah, sinabi ni Duterte na may weak leader at nagko-cocaine ganito, ganyan. Siguro kung sinundan lang ni Duterte na Isko, wala kasi siyang pinangalanan. So kami, parang dinidos namin. Oh, pag si Lenny, pag si Lacson, pag si Pacquiao, hindi pwede. So ang pinakamalapit sa amin na naisip namin, ayaw namin kay Marcos, so si Isko. Kasi we nakita namin kasi yung resibo niya doon sa Manila within just span of 3 years. So yun yung nangyari sa amin. Ano masabi mo doon, Kapitan? Hindi, sabi ni Digong, anak mayaman eh. Nakikipag-juts doon sa Dabaw eh. Eh yung, ang mayaman doon, yung anak nung sasagingan. Kilala namin yun, naabutan namin yun. Oh, bakit ka nang magkakaroon ka ng karapatan na makipaghalubilo doon? Not Isko. Talagang, ang problema eh, naniwala kasi ang tao sa sariling ano eh, nagpabudol sa sarili ang tao eh. Sinabi na nga ni, kung baka sana may trick question si Duterte, may statement na, ayan, nabudol na yan si, ano, si, tawag dito, may drag yung ano na yan, isang kandidato. Tama, ganun din kami, inisip din namin, hindi pwede si Manny, hindi pwede si ano. Kasi ang sa amin, ang iniisip namin, hindi si Isko. Hindi bro, ganun, hindi si Isko. Kasi anak mayaman daw eh. So ang talagang anak mayaman lang dyan, si BBM. Ang problema, biglang lumitaw si BBM na merong drug test na negative. Yun eh. Anthony Taberna. Oo. Sumasano. O yung negative naman pala. So, bali wala, yung sinasabi ni Tatay Dix. Kung meron man yung history, wala na, kalimutan mo na yan, history na yan. Kasi negative eh, yung pinakita na resulta. Kaya nga, si Vic Rodriguez has to say something about that drug test na yun. Bakit ano? Hindi naman pala pideya yun. O, di ba? Ganun katanga. Sarili nilang hospital. Ito nga yung challenge kay BBM, kung nadidinig mo. O kung sino mang adviser, no? Kung nadidinig nyo kami.
Ang challenge is, kung nagpakita kayo ng drug test noon bago na eleksyon, bakit hindi magpakita ngayon ng drug test actual na gwardyado ng taong bayan? Hair follicles, 90 days. 90 days, lilitaw. Kasi kung saliva, dugo, at ano pa, yun, saliva o dugo, lilitaw, 3 days lang na use. So huwag ka lang gumamit ng 4 na araw, wala na. Pero yung hair follicles, 90 days na paggamit, lilitaw. Ngayon, kung adik ka, lilitaw at lilitaw na adik ka. Okay? So, kung naglabas kayo ng nung election pa lang nga noon eh, how much more ngayon, presidente ka na, sino pa babawi niyan? Pakita mo, magpa-drug test ka na well-supervised, unbiased na mga doktor, and then yung buhok mo, yun ang pakita mo. Yung buhok mo. Yung talagang kukunin yung buhok mo mismo sa iyo para to settle everything. Pero hindi nyo gagawin eh dahil sa totoo yung sinasabi ni Tatay Digong. Okay. Back to you. Okay. So anyway, maraming salamat sa ating makabuluhang, alam, almost 3 hours na rin pala tayong nagkukwento. May dadagdag pa ako doon sa kay Banat Bay. May dadagdag ako kay Banat Bay. Go ahead. Totoo yung maniwala kayo kay Banat Bay, totoo yung sinasabi ni Banat Bay na wag na magpabudol ulit. Nabudol na kayo eh. Huwag na kayong magpabudol ulit doon sa isa pa, no? Yung sinasabi namin kanina, yung sinasabi kay Jojo kanina, si Senator, I mean, eh, sinesave yung pangalan at sinesave yung sarili niya, no? Kasi malaunan, baka mama iboto nyo pa na maging Vice President, wag. So yun sa akin, wag nyo iboto na Vice President. Or wag nyo i-re-renew yung pagiging Senator. Yun yung ang advice ko sa inyo. Nasa inyo yun, free country. Boto basta no more Marcos. Ibig niyong sabihin, no more Marcos, ganun. Ah, no more. Oh, thank you. Okay. Sige, yung threat sa buhay, no? Huwag mo intindihin yun. Pagka talagang gusto kang patayin, hindi ka nasasabihan. Papatayin ka na lang talaga. Basta yung natatakutin ka pa, wala yan. Gusto lang nila matakot ka. Basta take it from me, pagka talagang gusto kang patayin, hindi na magsasabi, timbugin ka na lang talaga. So ang pinaka the best diyan, mag-ingat lang. Okay, yun lang. Okay. Sige. Maraming salamat, sir. Captain Dado, once again. Ayun. Thank you. Aba nun jo, ha. Okay. Aba. thank you sa pagpapa-unlock. Maraming salamat. Oy, ingat kayo. Ingat lagi. Okay, God bless. God bless everyone.